This is Dial 7, Dial Nevin. For the artist, by the artist. He's part of the record label Greenhouse Records, a member of Cartzellum, also known as Young Daddy Fly, Baby Blue, Sicker Than Your Average. You already know. Let's all welcome Sika. Pew pew! Chase tayo dyan. Salamat. Yeah, sa mga pinaka-inspiring sa akin na ano to. Gusto ko talaga siya ma-interview since then. Lagi ko siya kinukulit sa Messenger. Pero, lately kasi sobrang busy talaga ni Sika, man. Sobrang busy niya. Especially nag-blow up yung Choosy. Hindi ko alam kung kailan malalabas to, pero it just hit 1.1 million, man. Stream that shit. Hey, malagbag. Dito tayo ngayon sa sobrang blessed records. Nandito tayo. Maraming salamat dyan. Shoutouts kay Raniel. Thank you na marami sa pagbibigay ng spot. Of course, kamusta ka, Sik? Anyway, kamusta? Masaya ako ngayon, masaya. Marami nangyayari sa akin na tawag dito. Hindi ko inaasahan, pero ulit, it's been a long ride. Safe. Ulit. Si Sika as a watcher right now, isa ako sa mga nanonood sa iyo, man, ngayon na mini-message ko yun lagi na it's gonna be your time kasi naging fan ako niyan since 2018. honestly, man. Cartzellum days pa lang, I'm a fan of Sika, yung mga solo works niya. Kaya isa sa mga karangalan sa akin na makasama siya ngayon, even in the track, kasi madami kaming kanta niya ni Sika, man, na sobrang tuwan-tuwa ako. Siyempre, naging part ako nun. Especially ngayon, sobrang paangat niya, man. This is his year. For me, ah. Sinabi ko sa kanya, this is his year. Claim it, di ba? Talaga. Kita ko rin sa ano. Kamusta ang kaganapan lately, man? Ikaw, kamusta ka ngayon? No, overwhelm ako sa lahat. Pero, syempre, kailangan ko pa rin maintain yung energy ko. Parang, ayaw ko mabati. Baga, pinaprepare ko yung sarili ko sa kung ano yung ibibigay sa akin. Ayaw kong ilabas yung energy. Ayaw kong iharapin nyo na ako, 50 lang, 60. Gusto ko, pag nawakan ko na yung para sa akin, 100% ako. At alam kong kaya ko na siya i-handle. Kasi, galing na ako dito eh. Alam ko na yung mangyayari. Kaya dapat better na ako ngayon. Lalo na ngayon, nakikita ko na yung kung ano yung mga posibleng mangyayari sa akin. Kaya ko pang higitan yung ginawa ko dati. Naniniwala ako dun. At gusto ko pag dumating ako dun, kaya ko na siyang i-grasp sa sa kamay ko. Alam mo, hindi na ako ma-fuck up. Yeah, pero tigil natin. May time din talaga na nabigay yung fame, di ba? Nabigay yung opportunity. Especially nung part, sabi sa Cartzellum, that stuff blowed. Nag-blow up siya. Pero may time din na parang hindi siya nag-ayos na maayos, especially nung nasa top ngayon. Naramdaman mo na yun, di ba? Naramdaman mo na yun as the group naman yun. Pero ngayon, you're holding it as Sika. Sarili mo siya, sarili mo yung dala mo. Kaya mas mando mo eh. Tama ba? Saka mas ko siya ngayon. Baga, mas dama ko siya ngayon. Kasi tagal, men. Tangina, alam mo yun. Gago, sobrang tagal. Pero hindi pa to yun. Alam ko, kumbaga para sa akin, yung stepping stone ko lang yung Cartzellum para maging bet. Mas, alam mo yun, kumbaga face lang siya. Yung face ko lang siya. At masaya naman ako kung sino ako ngayon, alam mo yun. Masaya, kontento na ako sa kung sino ako ngayon. Kung may bibigay pa sa akin. E di grateful ako doon, pero as of now. Pero para sa akin, Sik, pinaghirapan mo to eh. Talaga? So, hard working, pinaka-hardworking na nakita ko. Regarding sa group na syempre kabilang ako, nakikita ko yung mga work ethic ng people, especially sa loob, di ba? Yan sina Wayan, yan sina Sika, para sa mga masipag talaga magtrabaho. Hindi sila nakokontento na ganito na lang, di ba? Hindi sila nakokontento na ganito na lang yung mangyayari. They work on something, especially ito lately, naglabas to ng latest project niya, which is yung Baby Blue EP. Tama. This January 2023 lately. Kamusta yun? Kamusta naman siya? Kamusta naman yung... Maulit yun kasi nilabas ko yun. Naghahanap akong trabaho dun, di ba? Nag-work ka? Nagtrabaho ako, call center siya. Ay, bawal pala sa video. Safe. Di ba? Yung company, pero... Naghahanap akong trabaho. Nung nilabas ko yun, nasa point na ako ng career ko na. Safe na ako dito. Parang ganun. Pero January siya eh.
Diba? Around, January ba yun? Hindi ko January. Na matandaan eh. Mga... Lately mo na nalabas. O basta recently lang yun, EP Baby Blue. I think hindi ko pa nalalabas at this time yung Choosy. Yung kumbaga, hindi ko pa siya nalalabas. Ano pa lang yan, pambihira. Pambihira, ano pa lang. Tapos parang transition from that to Baby Blue EP. Pero matagal mong trinabaho yung Baby Blue EP. Sakto lang. Parang yun yung unang project sa GHR. Mm-hmm. Ganun. As a full project. Ilang tracks ulit to? Apat. At nga lima yun eh. May tinanggal na ako isa eh. Pero, paano ba? Nagtitrip lang ako yun. Yung ginawa ko yun eh. Hindi yun sobrang full rapper mode type ba, shit. Hindi ba? Kumbaga kasi bagong environment eh. Hindi, kung naikinig ka talaga sa akin dati, makikita mo na iba na yung... Sino ko ngayon? Iba na ako. Mm-hmm. Pati sa style, lahat. Mm-hmm. Baga, nagsisimula pa lang ako mag-explore nun. Baga, kinakapa ako pa lang. Sa nasa point na ako nung career ko na kontento na ako. Kakapera naman ako eh, kaya ko naman dumiskarte. Kumbaga, binitawan ko na yung pangarap ko na I'm the man. Gusto kasi yung ganun dati eh. Parang gusto ko ako yun. Pero dumating ako sa hindi mo naman kailangan yun eh. Parang may dati, meron kang hinahabol. Oh, may hinahabol totoo. Kang these views, this image, lahat, this stuff. Lahat. Tapos nung nalagay ka na dito, na-realize mo na... Hollow siya, man. Nandun tayo. Hollow talaga po kayo naman. Pwede ba ako magmura? No, go ahead. Hollow siya. Sa una masaya eh, pero pag... Yung biglang sudden fame, naglabas na outside the group as sika lang. Ako ngayon ayoko siya isipin. Kung sumigat man ako, hindi. Sinasabi ko sa kanila eh, araw lang sumisikat eh. Baga na-consume ako nun eh, taas ng ego nun dati, aminado ako nun. Kala ko, Kasi man, your skills was there, man. Honestly, yung skills nandun, yung pen game nandun, yung flow nandun. Kumbaga, hindi naman din masama isipin na you're the shit eh. Kasi magaling ka eh. Magaling ka, honestly, para sa akin. Part sa akin, si Sika, magaling naman talaga siya in all those aspects. Pero, at that time, hindi ka pa nabibigyan ng solo highlight mo, kumbaga. Kasi you were part of the group eh. Now, which is may mga superstars din dun, di ba? Kaya, at that time, feeling ko, umalis ka muna doon. Kumbaga, you did your own shit, tama? Siguro, pero paano ba? Sa tingin ko, kasi ako nun eh. Feeling ko nabablock yung blessings ko. Kasi, kaya na, kilala mo naman ako eh. Sige, sure. Kumbaga, kupal talaga ako dati. Kumbaga, tanggap ko naman yun. Ganun nga ako dati. Kumbaga, maangas na ako dati. Maangas lang talaga, pero wala akong dating. Ano ko yun, hard to swallow pill yun. Lalo na nung baga nawala na lahat. Parang, tangin na nga, nandun na naman ako sa gitna. Ang sakit nun. Very, very, very depressing times yun, tangin na. Anong moment to, Sik? Sinusulat ko yung euphoria nun, nasa process. Ay, hindi, not everything that glitters is good data. Nasa process ako nun. Parang nung medyo, di ba pumutok yun, medyo pumutok siya. Oo, nagkaroon na siya ng publicity eh. Medyo natuwa ako dun, pero hindi pa rin niya ma-feel yung gap. Alam mo yung baga. Pero ang tanda ko, Totsika, 2020, nagtugay garaw tayo, tapos umuwi ka nun, di ba? 2020 mo nalabas yung not everything that glitters is gold eh. Ibang-iba ka pa na to. You were talking about mostly about love. Kung tama ba yung ko. May mga sobrang gandang kanda dun, which is, dun by Purple Rain. Yun yung parang next level shit na I think it's ahead of its time. Oo naman. Iba-iba talaga, man. If you can stream that, nasa SoundCloud ba yun? Nasa SoundCloud. But ito, stream natin, ipop natin dito. Purple Rain, man. One of my most favorite songs sa album niya. Sa album. EP ba yun? Album? Mixtape. Okay. Around dun sa mixtape niya. Paano mo naisip gawin yun pala? Kasi 2020 yun eh. Tapos medyo magkalayo-layo na rin yung tayo nun eh. But at that time, parang tinapos lang natin yung Telemwasak, di ba? Album na. Tapos medyo nag-lie down na kasi kanya-kanyang gawa na, kanya-kanyang trip na. May nag-business, may nanganak, may nag-asawa, ganun. Paano mo siya nagawa? Nasa point ako ng buhay ko na lost ako nun. Paano ka naging lost para sa'yo? Or paano mo naman sabihin naging lost ka nun? Nung nasa peak kasi tayo, parang yun nga, yung pairamdam ko, nasa taas ako ng mundo. Tapos nung nawala lahat, parang fuck. Ang gagawin ko? Diba? Parang nawala eh. Kumbaga, yun nga, hollow siya. Kumbaga, hawak ko lang siya pero di ko talaga siya ramdam. Hawak ko lang siya. Tapos nung
Pero at the same time, ano rin siya, self-humbling moment din siya sa akin. Anytime, pwedeng bawiin sa lahat ng meron ka. Which is, ma-apply mo ngayon to. Oo, diba? Totoo. Diba? Kaya pag may times na, alam mo yun, parang ngayon talaga kaya ko magyabang. Okay, sige. Pero, alam mo yun, maswerte pa rin ako dahil nandiyan yung mga bago kong tropa na, alam mo yun, hinahambol nila ako. Baga minemaintain nila yung, uy, tangina mo, baga masyado. Kasi sakit ko yun eh, mayabang talaga ako, tangina, alam nila yun. Pero, alam ko yun. Mayabang talaga ako. Man. Kasi kaya, para sa akin, si Sik, hindi naman yan pure yabang eh. Hindi yan pure yabang, hindi pure yabang yan. He can back that shit up, man. Pansin ko na yan, man, dati pero, pa. Pero, hindi na para mag-ganun eh. Kumbaga, sabi nga ni OG, kumbaga, hindi na ganun yung big boys eh. Hindi mo na kailangan sabihin yung kaya mong gawin. Yung mga tao na nasa paligid mo yung magsasabi ng kaya mong gawin. Hindi, wala ka na kailangan patunayan. Ako may mga times na talagang ano may gusto kong sabihin talaga yung mga gusto kong sabihin. Pero tangin na, hindi na. 2017 siya yan ha? Hindi na. Kaya dati, before man, inaalala ko lang yung nagsastart pa lang everything was sobrang shit talker ni Sika sa Facebook. Sa mga status, man. Naalala mo yung times na yun, man. Tapos medyo nagka-madami siyang kaaway dahil, tama ba? Sorry sa mga tinawak shit ko dati. Hindi na ako ganun. Pero yun nga, tangin na humingi ako pasensya sa lahat ng tinapakan kong pangalan dati. Sincere. Hindi ko na kailangan banggitin yung mga pangalan nyo kasi alam ko namang kilala nyo ako at kilala ko kayo. Pero pasensya na. Hindi na ako ganun. Sa ako magkikita man tayo kung bad trip ka sa akin, pwede mo akong kausapin, pwede natin. Alam mo yung lalaki sa lalaki. Wala na akong oras sa ganun at kung may oras ka pa rin sa ganun, ikaw na yun. Sorry. Word. Ang ganda nun, man. Nag-evolve din talaga ang tao, man. Very humble na si Siga ngayon. Lolo. God damn, crazy boy. Humble yung puta. Gago. Totoo. Anyway, going back tayo, Siga, dun sa first step mo to eh. I think not everything that glitters is gold. Yun yung very first step mo from transitioning from Cartel to being Sika. Mm. Yung naghahanap ka ng sarili mong sound. I think you talked about more on love, more on at that yung relationship mo ata at that time. Yung nag-inspire ba sa'yo, yung baby mo? Halo-halo siya eh. Parang, paano ba? Kasi nung ano tayo, nasa peak tayo nun. Sabay-sabay siya eh. Makanganak yung baby mama ko. Tapos, yun pa lang ba yan? Kailan ba nanganak si Estrella? 2020. Ayun. Yeah, kumbaga peak natin yun eh. Tapos, pag-graduate ako, tapos makanganak yung baby mama ko. Kumbaga hindi ko alam paano ko siya i-handle. Tapos, ayun, hanggang ma-fuck up ko na lahat. Doon ba lumabas yung inspiration for everything, ano? Siguro. Not everything that... Ano ba yung sabi ni Mac Miller, ano? Little more pain, it's just better music. Kanya. Kaya na-inspire ako dun sa dinadala ko. Hindi ko siya ginuglorify. Kasi, tangin na. Pero, struggle pa rin yun eh. Pero iba yung ano ko nun, iba yung dala ko nun. Thankful ako nalabas ko siya sa ganun, naging outlet ko siya. Paano sabi mo, from that struggle sa naramdaman mo, doon mo nalabas yung album? Mm. And ano yung naramdaman mo for that, man? Yung nalabas masarap, mo siya? Yung nalabas masarap, mo siya? Masarap. Madami tracks to eh, di ba? Mm. Is this Psyche? Si Psyche ba to? Euphoria. And then yung Not Everything. Wala, YouTube beats yun eh. So naghanap ka talaga ng outlet for everything that you wanna say. Oo. Oh, kumbaga pagkatapos ng Not Everything that glitters is cool, igigame ko na talaga eh. Kumbaga susugalan ko na siya eh. Nagka-publicity rin yun ah. Oh, kasi The Flying Lugo, I think madaming reviews na positive na lumabas dito. I think naging top something pa yun dun sa mga ano year-ender. Mm. Maganda naman talaga. Kumbaga... Raw, that was the raw Sika. For me, yun yung pinaka-raw mo na sobrang vulnerable mo, man. Vulnerable mo sa album na yun na syempre at that time, maangas-angas tayo, di ba? Parang ganito. Tapos nung nilabas mo yun, uy, iba yun. May ganitong part pala si Sika na about struggles niya, about sa mga nararamdaman niya. Iba yun kasi sa Cartelim, hindi naman tayo ganun eh. Hindi. Yeah. Hindi tayo naglalabas din ng love songs. Yun, emotions yun eh. Yung, paano ba? Nakatuwa din eh, nasabi ko yun. Hindi ako ganun eh. Hindi naman ako ganun tao. Hindi naman ako emotional na tao eh. As much as possible nga. Feeling ko emotional ka lang, hindi mo lang pinapakita. Most likely. Kasi private, ano natin to eh. Private na ano natin na buhay. Hindi naman natin pwede pakita sa lahat to. Especially yung struggles mo ngayon na share mo. Parang
tama ba, lalabas na yung baby. Mm. Tapos parang we were the peak of the moment na ano. Tangin ng kulit tapos, ton. Mag-graduate ka, di ba? Sabi mo kanina, mag-graduate ka. Tumat na tuloy ba yun? Oo, oh, natuloy. Graduate ako, gago. Nang? Senyoray. Buti kala ko college. Ano, alam ko na college ka, FEU. Oo, oh, FEU. Ano lang ako na, isang SEM. Yun yung ano eh, papunta tayo to Gigaro. Ay, gagi. Oh. Drain up ko lahat ng subject ko. Ito. Weird to, man. Si Sika may test ata, tama ba? Yung final sa amin yung gagawin. Tapos, may final sila. Ay, tapos sabi niya, hindi, sige, fuck. Eh, kasi malaki yung TF sa Tugigaro. Eh, halos 6 digits din talaga eh. Tapos, sabi mo ata nun, man, na fuck this shit. Oh, parang hindi gago. Mo na yata nagustuhan yung college life mo nun, tama ba? Tapos pa, sabi mo sa akin, nasa kotse tayo. Na men, drain up ko lahat. Drain up ko talaga lahat, gago. Kasi doon mo na ba na pag-dedicate, na-realize na music shit na ako, ito na talaga to. Tama yun ba? Yun. Para sa akin, defining moments ko yun. Ah. Yung mga oras na yun kasi, ang inas buti nga talaga nagsakong magpa-pandemic doon eh. Kasi kung di nag-pandemic, fuck, anong gagawin ko? Diba, pagbalik natin sa, hindi, actually, honestly na to ah, sa ano ko lang to men, kung hindi nag-pandemic, may chance na mag-pop off pa rin ng mga bagay-bagay. Lalo na nilabas yung album. Madami rin naman. Pero I don't blame that kasi that's part of life, man. Kung baga bibigyan ka ng pagsubok na ganyan, galingan mo palalo. And yung pandemic, it gave different opportunities for different people. Kung nahirapan to sa isa, feeling ko yung isa, tataas yan eh. Kasi ginalingan nila eh. Ganun naman, ginalingan nila, diba? What you give is what you get. Especially sa'yo, si kumare, yun nga, nilabas mo yung una mong album. Mixtape, nauna maps mo muna yung mixtape. Dahil sa pandemic din ba to? Part din ba yun? Oo, yung pandemic, nakakaulol talaga yan. Kumbaga, lalo na yung mga unang buwan. Baga kalabang may sarili mo nun. Ako, nung pandemic, parang wala sa akin lahat nun. Kumbaga, binawi sa akin lahat. Kaya ako siguro nasulat yung ano, not everything that glitters is good. Binawi sa akin lahat eh. Sobrang, walang-wala ako. Merong gap. May gap eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko siya ma-feel. Kahit anong trip ko, kahit gaano gusto magsaya, wala, hindi ko siya ma-feel. Pero, okay lang naman kasi, tangina, hindi naman ako magiging ganito ngayon kung hindi ko pinaraktan. Exactly, kung hindi mo naramdaman na lahat ng mga naramdaman mo ngayon, nalabas yung album, natuwa ka doon. Tapos, ano yung naging next plan mo na naisip mo? I'm gonna do this shit. Para ano ba yung next plan ko? Kasi at that time, we're not taking gigs eh. There's no gigs anymore. Wala na, pandemic na eh. Mm. Wala nga ako talagang plan. Kumbaga gusto ko lang. For the love. Okay. Kasi yun kasi yung kinasanayan ko eh. Yung culture dati na, alam mo yun? Etivac days. Oo, wala. Hindi nagmamatter yung pera. Kung sikat ka. Wala, ginagawa ko lang yun talaga lahat. For the love. Kumbaga gusto ko lang i-express sa sarili ko. Tangin na dapat nga hindi ko ilalabas yung euphoria ng ano eh. Sa internet. Dapat gagawin ko yung ginawa natin eh. Yung naka-burn naka, lang. Naka-album. Pero ano siya, DVD. Yung Blu-ray. Yung tawag doon, side A. Puro MV siya, tas mini docu. Tas yung side B. Puro tracks. Pero at that time, ang hirap gawin ito. Yun eh. Kasi kailangan na, unang-una kailangan ng budget, di ba? Kumbaga meron lang tayo nun is, kasi ikaw siguro ikaw at meron ka. Wala po, kinangina. Nagre-record ako nun sa bahay ng tropa ko. Ano ba yun? BM 800 lang yung mic namin, nakaano pa. Kanina to? Kay Psyche? Hindi, sa bahay. Shouts kay Bart. Sa bahay shouts niya. Bart. Doon ako niya record. Si Chash? Oo, yung tropa namin. Na, parang kala, ano, siguro mga kalahati nung track sa Euphoria, doon ako niya record. Tangin na malapit pa yun sa PNR, kaya sobrang hassle eh. Pag tumahan yung train, cancel. Kahit good day, cancel talaga. Tangin na, pero okay lang. Kaya came a long way din. Maganda yun, man. Kasi kung wala to, wala to eh. Ganun, matik naman yan eh. Matik naman this by steps. Ito. Kung ba't nangyari to at nangyari to. Pero man, I want to ask, sino ba talaga si Sika before he was Sika? Maulit ako dati, gago. Ano ba? Wala lang. Ano lang ako dati. Maulit na bata lang ako. Pero trip ko talaga mag-music. Ever since. Kailan mo na-realize to, Sik? Siguro nung ano, first year ako. High school. Sumali kami yung Battle of the Bands po. Inang. Metal ka ba na ito dati? Metal? Pero yung tinugtog namin nun, ano, parang pinapili kami. Tapos napili namin The Beatles ata, Under the Sun. You fucks with that shit before, man? As in, gustong-gusto ba siya? The Beatles, fuck that shit, yo. Sa
Sorry. Pero yung mga tinutugtog dami nun, Red Hot. No, ayun, down. Yan, Red Hot. You fucks with Red Hot. Tinugtog namin yung Can't Stop. Anong hawak mo dito, Mike? Oh, vocalist. Ay, so, vocalist talaga. Pero hindi ko pa siya, kumbaga, trip-trip lang dati. Kumbaga, bata pa ako nun eh. Tapos nakikita ko yung mga pinapahinga ko nun, mga Escape the Fate. Patang inang angas. So, rockista talaga. This is before hip-hop, man. This is before hip-hop. Wala pang hip-hop sa ano mo to, sa playlist mo, tama ba? Check nila ako. Uh-oh. I know my shit. Escape the Fate. Hindi ako fan na Escape the Fate. Ano bang kanta doon maganda? Sige, bigyan mo ng verse dyan. Wala, hindi ko na matandaan. Sitting in this room. Idol ko yun, si Ronnie Radke. Kumbaga malaking influensya rin sa akin. God damn. So, yeah, he knows his shit. He knows his shit. Ronnie Radke, siya sa'yo. Putang ina mo. Maganda kasi naging roots mo siya eh. Music agad yun eh. Music agad. Pero sa household mo, men. Sa household yung mo. Yung ano na, nung bata ako, puro sound trip namin. Yung mga boy band, yung mga tita ko, yung mga Westlife ba? NSYNC, mga ganun. Mga blue na kaset pa nun eh. Yeah. Naririnig mo to ng umaga, parang pagagising. Parang ano yung general cleaning? Pag general cleaning. Matik pag Sunday, di ba? Matik, gago. Matik. Nakakaset pa yun, lalak nila. Gago. Ikot, same, ikot same pa. Shit, man. Yeah. Same shit din sa amin. Tapos nag-interest ka sa music doon dahil doon sa tingin mo or parang hindi, parang unconsciously parang oy siguro pero nung nag-explore na ako mga siguro mga grade 6 nakikinig ako mga Pantera ganun. My Chemical Romance mga ganun. Baduy then, sorry then, safe lang Baduy. Kasi at that time ako yun yung pinapahinggan ko pero rock talaga eh rock yung unang nagbungad sa akin sa music hanggang sa nahilig mo ang hip-hop, which is when? Masabi mo? Siguro mga second year, first year. Mac Miller. Ba't nag-transition ka nun? Paano ka nag-transition? Hindi. Nag-banda ka eh. Yung kapitbahay kasi namin nun. Shouts kay Carl. sila eh, Portlor eh. Mm-hmm. Tapos yung bahay, natira kasi kami sa parang, di ba napuntaan na sa amin? Oo, parang tenement vibes. Sa ano? Tatalon. Parang tenement vibes yung ano niya eh. Tropa ko na yun nakatira sa Portlor tapos nag-soundtrip sila lagi ng Mac Miller doon. Mac Miller? Ano album ni Mac Miller to? At this kids, time? Kids. A kids pa? Kulay ng frozen pizza type shit. Gago. Tapos narinig ko yun pa. Siyempre ako ganun-ganun ako. Nakita ko yung mukha mo nun. Iba pa yung buhukan ni Siga nun eh. Iba pa yung buhukan ni Siga nun eh. Hanapin natin yun. Kapag po yan dito ko nahanap ko hayop. Utang ina. Pero gago na narinig yun. Best day ever. Tangina ka, kaiba to ah. Kakaiba yun. Tapos napahinga ko yung album ni Tupac, Me Against the World. Tupac na agad? After Mac Miller, Tupac agad? O dahil yung influensya nila? Hindi, syempre, kumbaga pag sinabi mong hip-hop, ako wala naman talaga akong alam dun sa ati. Kumbaga pag sinabi mong hip-hop, sino ba papahinga mo? Tupac, di ba? Pinahinga ko yung album niya, Tangina, Me Against the World. Parang parang damn, iba to ah. Kasi at that time, nung nakikinig ka ng mga rock, you fucks with the lyrics. Gago. Hindi lang yan sa melody, hindi lang yan sa chorus. Kumbaga, ina-appreciate mo talaga yung lyrics. Pag nagsusulat ako, binivisualize kayo sinasabi ko. Kumbaga, ganun din ako makinig ng music. Pag maganda yung lyrics, sabivisualize ko siya sa utak ko kung ano yung sinasabi mo. Ganun. Ganun ko rin siya tignan. Kumbaga, ganun ka rin mag-construct. Ganun din ako. Bale, yung music, man, kinikreate mo siya as something. Nakikita mo muna siya eh. Parang movie ba siya? Pag nagsusulat ako, hindi pa ako nagsusulat nun, ganun ko na siya tignan eh, yung music. Napipicture out ko yung mga sinasabi. May paborito akong kanta, pakinggan ko. Okay. American Money, The Burns. Pag napapakinggan ko yun, parang dinadala sa parang fairy tale yung bagsak. Natutuwa ako sa mga ganun. Yung mga, hip-hop pa to? Hip-hop? Hindi hip-hop yun. Parang alternative rock. Parang ganun. Pero yung mga ganung lyrics, parang dinadala ka sa Parang nagbabasa ng libro. Ganun. It paints you a movie or it paints you something sa utak mo na Ganun ba yung approach mo lagi sa kanta? Most of the time. Kasi minsan na ko na rin siya. Kunyari, nagsusulat ako. Tapos pinipicture out kayo siya sabi ko. Naano ko na rin siya sa MV, ganun, kung ano yung kailangan ko. Kanyang may sulat akong 4 lights sa ganito. Gusto ko sa MV, ganito yung makakalabasin na itong sinasabi ko dito. Baga, mas napapadali niya yung mga subconsciously na Pero, ever since, ganun ko na siya tignan. Kahit hindi ganun kami tikuloso yung verse o yung line. Yung napipicture out ko yung sinasabi niya. Kaya siguro na-apply ko na lang din nung pag nagsusulat ako, ganun.
Galing nun, man. Ang ganda nun. Technically, hindi ka nun mag-isip yung ibang artist eh. Pero, na-share mo what you really see in making music. So, Jessica, yung huli natin na pag-usapan is, you listen to Tupac, sabi mo. Yeah. Tapos, parang nag-evolve ka from second year high school ka. Paano siya sobrang nag-evolve pa na you decided, okay, gusto ko siya, I wanna make music out of this. Kaya ko rin to. Parang gano'n. Paano ba? Nagsimula ako mag-trip-trip talaga ng gano'n. Mga ano, siguro mga second year ako. Yun na time. Yun agad yung time na nakinig ka ng Mac Miller at Tupac. Kumbaga, ano ako nun eh. Ano ata ako nun? Bash yun. Nakikout ako nun eh. Tapos parang wala akong... Nakikout ang puto. Wala akong trio. Nakikout ako nun. Kumbaga wala akong trip. Papangitin mo ba yung school dito? Pwede naman. Pero yun. Wala akong trip nun eh. Tapos dyan pa ako nakatambay nun sa Holy. Okay. Sama ko yung mga tropa ko, tapos pagkatapos ako mag-dota, ganun. Ano kami, freestyle kami, ganun. Natuto ka agad mag-freestyle? Oo. Pero naikinig na ako nun kaya, ano, E-Jack. E-Jack, SoundCloud to, sa YouTube. Oo, E-Jack po, the beats. SoundCloud. Medyo tagusin na E-Jack ha, sa totoo lang, man. Medyo Cavite. Kung baga, paano mo na-discover yung music sa nila? Sa ano yun eh, sa tropa ng pinsan ko, si Butong. Sabi niya, soundtrip mo to, si E-Jack. Ako hindi pa ako nakikinig sa mga local ano talaga noon, hip-hop. Kumbaga. Kahit may kosa, man. Kahit... Nakikinig ako sa mga ganun, kumbaga. Or dumaan lang. Oo, dumaan lang na, my game. Hindi yun yung binabaran. Hindi yun yung hip-hop ko noon. Yung hip-hop ko noon, mga Cars 1, Breezy Boys. Hindi talaga hip. R&B, kumbaga. Pero ano pa rin siya, OPM pa rin siya. Pero alam mo yun. Second year, third year, mga ganun. Ano pa, man. Oh, mga ganun, mga first year. Kasi doon ka na-open sa'yo mo sa hip-hop, diba? Doon ka na-open na... Second year. Pero parang, syempre, naririnig-rinig ko sa amin, ganun. Parang, na-open ako sa ganun, pero hindi ko pa siya gusto. Pero nung time na yun, na-explore ko na yung hip-hop, yung mga OPM na pinapakinggan ko nun yun. Sila Cars 1, Breezy Boys. Sa tingin mo, malaki influensya sa'yo? Oo naman, ngayon, gusto. Sa totoo lang, gusto nga makatrabaho yun si Cars 1. Eh. Cars 1? Oo, kumbaga, ano ko yun. Checklist ko yun, si Cars 1. Iba yung... Kasi, lalo na ngayon, yung binibuild kong style ngayon. May halong ganun eh. May ganong style talaga, ramdam ko yun. Kumbaga, malaking... Kahit hindi ko man siya maano, subconsciously, na ano ko siya. Na-apply mo siya. Timeless is, eh. This was maybe 10 years ago, man. Maybe it's 8 years to 10 years ago. Ganda, man. So, nag-evolve ka from that na yung sabi mo nga, nag-freestyle ka kasama yung mga tropa mo. Wala pang kanta to, ha? Kumbaga, Hindi pa marunong magsulat nun. Pero pasok naman yung freestyle mo, masasabi sakto mo. Sakto lang. Simula pa lang. Oo, mga tirang pasok lang yung mga kung ano-ano lang sinasabi, gago. So, doon mo na lang na... Kasi songwriter ka yata, eh. Kumbaga, mahilig ka sa music in that place. Hindi pa ako songwriter siguro, no. Kumbaga, gusto lang yung music. So lang siya. Tapos, simula ako siguro magsulat mga third year, ganun. Ah, sige. Mga ganun. Nag-record pa ako nun, ano. Hiramin ko yung cellphone ng lola ko. Pang beat. Tapos, nandun yung lyrics. Tapos, sa cellphone ko. Nandun yung pang record. Saan galing yung beat na to? Mga YouTube lang. Para tinetesting ko lang din. Na-upload ko pa nga sa FB yun. Talaga. Hindi ko naabutan to siga. Yeah, siguro mga ano to, 2017, 2018. Napakinggan mo si na E-Jack, si Buddha Beats. Ang ina, man. Binago nun yung buhay. Shouts kay E-Jack, pati yung Buddha Beats. Kung di ko napakinggan yung Balance, mixtape nila. Oo, 2017 ng Balance mixtape. Yeah, 2016 eh. SoundCloud. Hindi pa nga namin pinakinggan sa SoundCloud yun, pinakinggan namin yung sa CD talaga eh. Ah, may CD sila? Yung tropa ng pinsan ko, may CD siya nun, Balance eh. So baka mas luma pa kasi 16 yun? Kumbaga, siguro, kasi tropa niya yung tropa nila, kadikit nung bilog nila E-Jack. Okay. Tapos syempre sa Cavite, maliit lang yung ano dun eh. Scene dun. Kung maliit, underground din. Tagong-tago pa rin eh. Pero alam mo yung parang... Ewan ko, siguro hinahanap din ako ng music eh. Narinig mo si na yung Balance mixtape, ano yung pinaka-reaction mo doon na, oy, gagawa na ako ng music, ganun? Hindi. O... Ang reaction ko nung pwede pala yun. Parang, tangay na. Kasi syempre, yung pinapakinggan ko talaga, puro foreign eh. Kaya, wala kang sobrang nahilig na local na detective. Looney, ganun. Ron Henley, sila Mike Cosa. Medyo mainstream kasi yun eh. Kumbaga, maririnig mo talaga sa radio yun. Ipipilitin ka ng radio. Ako, meaning ko hindi talaga ako ganun sa...
Ara-ista ako eh. Hindi talaga ako ganun sa may love para do sa hip hop. Kumbaga music mo lang siya. Music ko lang siya. Part lang siya ng playlist mo, mga ganun. Ganun-ganun lang siya. Tapos eventually no. Nung napakinggan ko ngayon sila Ejax, sila Beats para. Damn, tang ina iba to. Tapos syempre, iba pag narinig niyo 'yun, tang ina iba 'yun. Yeah. Sa tingin mo up until now, it's kaya pa rin. Tang ina para sa akin top 5 'yun, dalawang 'yun. Ejax, Kuda Beats. Ano 'yun? Iconic yung ano. If you know yung mixtape na 'yun. Hindi ko madami rin na influensya sa mixtape. Na hindi lang ikaw, man. Kung baga madaming ano pa. Madaming tao pa na ano. Especially people from Cavite. Which is, dun sila naka-ano, diba? Naka-reside. Binago nun yung buhay ko, man. Baga, wala ako dito ngayon kung hindi ko napakinggan yung Balanci mixtape na yun. Malaking ano yung parte ng kung sino ako ngayon. Balanci mixtape, after nun, ano na yung ginawa mo? What was your next step? Parang trinay ko lang din magsulat-sulat, ganun. Yun nga, yung parang nag-record ako sa ano, lola ko. YouTube beats, tas sarili mo lang to, pinush mo lang yung sarili mo, walang tropa na, oy, gawa rin tayo, ganyan-ganyan. Hindi, ganyan. Paano ba? Mahilig nga lang din talaga kami mag-sound trip nun. Ano yun eh, yung mga oras na yun, para mga sound trip nun, ano eh. Kakalabas lang nung ano, if you're reading this, it's too late. Mga ganun. What's the best Drake album? Sigo. Take care, gano. Take care ba? Hindi ba nothing was the same? Take care. Ayun mo, take care. Are you a Drake fan? Yeah. Ang yun. So, Drake. Pero anyway, if you're reading this, that was, nagkatrabaho pa ako nandun nung ano, at tagal that time. Tagal na, no? Nag-rap-rap ka na, sabi mo, nagre-record ka dun sa phone nung lola mo, nahihirap ka ng beat, di ba? Para pang record. When was the first Sika song? Now, you can consider that was the first Sika song. Siguro yung ano, Sebastian's Interlude. Yun ba yung pinakauna-una? Ay, hindi. Cheek tape daw. Yeah, napasama kay Ash Wednesday. Tama? Kasi ganyan dati si Ash Wednesday. Shoutout Ash Wednesday. Ash Wednesday, shout sa'yo. Feeling ko yun yung unang producer na siya eh. Tama? Gumagawa siya ng beat eh na nakapartner mo. Yun? Paano kayo nakilala ni Ash? Hindi, magkaklase kami. Tapos parang... Third year, fourth year? Since ano, Angelicum pa lang. Ano doon siya nag-aral, kaklasik yun, parang mga grade 3, grade 4. So parang nag-music. Ano yun, parang, uy, paano kayo nag... Ang ulit nga eh, parang... Nag-rap po daw, ganun? Parang naririnig, nakikita ko lang din siya nag-music noon. Tapos parang ako... Siyempre dati hindi pa naman ano eh, kumbaga wala pang business dati. Kumbaga kung nag-music ka dati, tara gawa tayo. Sige, wala pa siyang komplikadong ano eh, proseso eh. Mm-hmm. Eh ngayon, tangina, alam ko pa dumandaan sa ganun. Pero yun nga, naging kaklase ko siya ng third year. It's parang bilis ng transition din. Ano, third year, game na agad. Parang nakitaan mo na, uy, I wanna do this. Tapos may nakita kang tropa na nagpo-produce ng beat. Pero hindi pa siya, ano eh, hindi pa siya para sa akin. Hindi pa buo yung ako nun eh. Baga kinakapa ako pa siya eh. Ano pa yun eh? Nagbabanda pa siya nun. Tapos na-kick out ako ulit. Ang inang yan. Na-kick out ako nun. Tapos parang ayun na. Doon ko na talaga in-explore yung mga trip na gusto ko. Hanggang eventually, trinay ko magsulat-sulat. English to sick? Tagalog? Tagalog. Okay. Mga sulat ko pa nun. Parang kay Ejax Kuda Beats. Mga kamalayan. Kasi doon ka na, doon ako na. This still YouTube beats pa rin to. Sabi mo. Kingin na yung mga sinesearch ko pa doon dati, Nuja Best type beats. Fuck! Hey, fuck you, Nuja Best, man. Oh, naman, tang ina, legendary. Shouts kay Nuja Best. Rest in peace. Yung sick nung at that time, yun nga, yung first Sika song, man, na masabi mo nilabas mo na sa SoundCloud or YouTube na, okay, I wanna do music. Yun yung gusto ko malaman. Anong kanta yun? Nandiyan pa ba yun? Sebastian's Interlude. Yun ba talaga? Para sa akin, yun na yung parang ano. Medyo ano na yun eh. Para sa akin at that time, magandang na yun eh. Oo, mga, that was, I really like the song, man. Meron pang chick tape nga. Sabi mo chick tape, di ba? Di, wala pa yun. May She, kung alam mo yung She. Yun yung mga unreleased Sika song. Gusto nga mag-verse dun. Kung pwede nga lang mag-verse dun, mag-verse ako dun. Gawin ko nga ulit yun. Kasi, maganda yun, yung topic na yun, man. Teka mo. Basta. Alam ko yung mga lumang kanta, Sik, yung mayroon kang kamalayan type shit na nilabas ulit. I fucks with you, man. I'm a fan.
sinasabi ko I'm a fan. Yung time na yon nag-upload ka sa SoundCloud, dun ba yung masabi mo na sabi mo na kapasok ka na talaga sa hip-hop industry or rap game or siguro. Naging watcher ka ba muna? Oo naman, naging ano rin ako, student din ako. Sino yung mga pinapanood mo na nag-ano, oy, gusto ko na talaga sumampa sa stage din? Barrio Bear, si Migo. Tangina, napakinggan ko yung ano, ASAP. Yung ano, pasamo, ganyan. Lately lang nga rin na-release yun eh. Nasa ano siya eh, sa Bahay Kata yata. Pero yung unang version nun. Kineng inabutem. RJT Migo. Yeah. Kumbaga dati ano yun eh. Binali nila yung ano eh. Yung hip-hop. Tangina si Migo, si Neres lang. Shouts kay Migo. Kumbaga siya lang yung kumakanta nun eh. Diba? Baga lahat. Melodic. Oh, melodic. Lahat siya trap ata yung uso at that time eh. I think yung... that was Gin and Marijuana times. Oh, tama ba? Wala pang B-side. Hindi pa ganun kaputok yung sa scene yung B-side nun. Meron yata yung B-side pero banda. Oh, banda pa, no? Kingin ang kulit lang din nun. Napakinggan ko yun sa B-side. ASAP. Hindi ko makalimutan wala yun. Pang kartelim na to. Wala pa. May chick tape na ba to? May chick tape na to? Meron na ata. Kasi nakapaglabas kayo ng music eh. Balik tayo sa chick tape. Sika, balik ko lang. Nilabas mo yung chick tape kasama si Ash Wednesday, which is at that time, ginawa nyo to ng basta-basta lang. Trip lang. Pumunta lang ako sa kanila. Tapos, gawa tayo. Sige. Sino na? Nagawa. Mabilis to. Mabilis yung process nito. Ilang songs yun? Wala. Isang gabi lang namin ginawa. Isang kanta lang ba yung chick tape? Yung shit lang ba yan? Hindi, may shit pa yun. Hindi, iba pa yun eh. Ano ibang na araw pa yun nagawa. Ano, iba pa yun. Nag-ano ka rin talaga ng process na I'll make this song. Nung naglabas ka ba ng kanta, sikat na yung sika na? Or parang may hindi wala pa talaga? Wala. Sika lang talaga. Kilala lang ako ng mga tropa ko. Baga, kanyari si... Kung si... Hindi pa kasi para sa akin, hindi pa wala pang sikat-sikat dati. Kasi tangin na nakikita mo nga sila Al James dati, nakaupo lang sa gutter, uminom ng gin eh. Diba? Kumbaga wala pang, hindi pa nagmamatter yung dati kung sino yung huling tutugtog sa set. Diba? Kumbaga wala pang ganun, ginagawa lang na, nila to for the love. Kaya parang na-inspire din ako na pa. Damn, ganyan na. Naalala mo ba yung first performance mo? Pinakauna-una. Naalala mo? Share mo naman sa amin, man. Share mo sa amin. Nasa ano kami noon, parang niya ay kasama ko si, yung tropa ko si Batas. Hindi si Batas na ano, flip na. Basta tropa ko si Batas. Uwi na, nasa ano kami noon. Nag-ano yun, yung gig na yun, ano yun, naglabas ako ng kanta. Tapos parang, shouts kay Jompy. Anong kanta? Nakalimutan ko na, basta naglabas ako. Nalabas mo to sa SoundCloud? Okay. Shinner ni Jompy. Pinapain ka ko na si Jompy nun, mga tiga etibak yung mga yun. Tapos parang shinner niya yun. Tapos parang sabi niya, sumuba tumugtog sa parang niya, ay ganito ganyan. Dahil naglabas ka ng kanta sa SoundCloud. Tama? Pero ano na ako nun, kumbaga dumadayan na sa Cavite nun. Tumutugtog ka na nun. Nagpa-perform ka. Hindi gusto ko yung unang-unang performance mo talaga. Yun nga yun. Parang niya. Sana yung parang niya. Kasama ko sila eh. Mar Industry ah. Ano pa nga yun eh. Putang ina. Mga spoken pa yung datingan nung ano. Ang ina ko lang yung nagra-rap dun. Talaga. Bulit nga eh. Pero okay lang. This was 2017, 2016. Manasabi mo or hindi mga, mo? Mga ganun. 2018, 29. Mga ganun. 2017, 2018. Mga ganun. Tanginang. Ulit din. That was the first Sika performance. Ah. Yung mga tao na kinigbagat sa'yo? Oo, oh, yung may-ari nung bar nun. Sabi niya sa akin, ano? May reaction agad. Oo, oh, may... Tagalog to, ah, Tagalog. Oh. Di ba English? Ano pa nga yung ginigitarahan pa ako nung pukin ang inan. May beat na nga, ginitarahan pa ako. Ganap na ganap yun. Pero na, ano rin, kumbaga positive yung feedback niya sa akin. Kaya parang nag-ano, nadagdagan yung ano ko. Yung drive mo to actually make more music. Oh, sige, first gig sick. Tapos, anong nangyari? Anong nag-push na? Ano pa yung sumunod doon na naalala mo? Siguro yung nagkaroon ano, ka ba talaga ng mga solo gigs? Sa Cavite, kumbaga doon ako talaga. Everything was free. Oh, kahit pa masahe mo, walang bayo kagi, yan. Kagi, hindi. Ano pa yun? Siyempre, tiga dito ako eh, QC. Tapos, doon muna ako lumagi sa Cavite. Tapos, walang bayad yung pamasahe mo. Kumbaga, pupunta ka lang doon. Nagsusolicit pa ako. For the sake, mag-perform. Solicit pa ako ng mga pamasahe noon sa mga tropa ko para lang makatugtog ako. Tangin na, alam nila yun, Shash kay Cho. Mga Cho pala yan. Sila Chash, tangin na. Nagsusolicit ako sa kanila ng pera dati, makatugtog lang. Pag wala, 1, 2, 3 talaga yun. Rekta Cavite na yun. Pero tangin na, alam mo yun pa.
Ang kulit lang din isipin, men. Ginawa, sinugalan ko talaga part, siya. Part, man, part talaga. Sinugalan ko siya. Para sa akin, sinugalan ko siya. Tumigil ka na ba sa school nito? Ay, hindi pa, then, hindi pa, hindi pa. Ano? You were balancing this. Okay. Winnie way out ko pa siya eh. Kung para ba talaga ako dito? Pero alam ko na sa sarili ko na ito yung may kaya ako, kaya akong gawin. Kaya akong patunayan dito sa shit na to. Kasi puro positive yung ano eh. Puro positive yung mga sinasabi ng mga tao, di ba? Kahit nung nilabas ba yung mga kanta mo sa SoundCloud, meron nag-attraction yun na, uy, galing nito ah. Uy, palibot na kasi nakilala ka yata ni Jompy doon, sabi mo, di ba? Parang, uy, okay pala. Nakilala niya ako kasi yan eh, parang pini. Di ba, upload daw kanta sa SoundCloud. Okay. Lahat ng friends ko sa FB nung kahit di ko kilala. Okay. PPM ko yun lahat, sisend ko sa kanila. Ganun. Kaya parang, ang ulit ng din. Tangina nga, hindi na pwede yun eh. Hindi na pwede yun. Yeah. Medyo, i-judge ka ng mga tao. Oh, baka mapost ka pa eh, no? Yeah. And very judgmental ng mga tao. Honestly, kahit ako yung mga una kong kanta, man, sinashare ko yan sa mga hindi ko kilala. SoundCloud. O, share nyo kung may gusto nyo give this a listen. Feeling ko kasi pag ginawa to ngayon, sick, parang i-judge ka na agad ng tao na, uy, tanginan to mga to, ha. Opinion ko lang to. Madami rin gumagawa niyan, men, especially before na listen to this. Kasi hindi mo naman alam yung isa doon pwede magbago ng buhay mo, eh, di ba? Parang, record label, hindi mo alam na dadaling ka na dito. Totoo. Para sa akin, ano, men. Yun nga, hindi pa nagmamatter yung fame dati. Yung business side. Kaya siguro carefree tayo lahat nun. Na parang gusto ko lang i-share sa ito eh kahit di mo kilala eh. Pakinggan mo lang ang trip mo. Ngayon kasi parang, ito opinion ko lang din to ah. Baga, yung mga rapper ngayon, takot silang i-share yung music nila eh na parang, sige, nilabas ko tong MV, hindi ko na po-promote to. After a month, hindi ko na ipopromote. Diba parang gago dati eh. Tama yun na pag-wakil. Every day talaga. Mapapagawat mo yun para lumabas lang. Sa pag-wak yung lyrics mo dati, malalagas yung tao pag nagpe-perform ka. Lalo na kung live ka, kung wala kang dating, trap talaga. Music ka pero ang payat ng lyrics mo. Wala. Kahit gano'ng kaangas dati, pag yung lyrics mo, payat. Diba? Hindi ka nila ma-appreciate eh. Which is baliktad naman ngayon, di ba? Wala namang mali dun, di ba? Kumbaga, era-era lang din ngayon kasi may value na eh. May value na hip-hop eh. Hindi ka tulad dati na, we just do it for the love, you know? We love this shit. Kaya, na-enjoy lang natin ngayon kasi hindi ka na pwede mag-enjoy lang eh. Pwede naman. Pero kung nagsa-start ka, katayo, especially before tayo na, man, ang dami natin. Yeah, isipin mo, walang bayad sa pamasahe, walang bayad sa food trip, kahit pang Yossi, wala, men. We just show up because we like, gusto namin makita yung sarili namin doon. Eh, tinaman naman ko sa kami din na noon. Honestly, tinan nyo ko sa nadala yun kasi paid gigs or not, men, I think, every gig, binibigyan ka na opportunity, kahit 10 tao lang nanonood yan, men, ha? Hindi ko alam. Naalala ko sa ano, saan ba yun? Sa ANU. Yung ano, sa school. Sa'yo, yung ano, putang ina, tumugtog kami sa NU, tapos National University. Isa lang yung nanood sa amin, no? Men, sa Sagiho, kung naalala mo to. Dalawa lang. Sa amin. Pero balagbag. Hindi mo masabi, yung dalawang tao na yun, isa doon, maybe record label na may hawak, or parang meron siya connect na ganito. You have to give your all, man, kung libre man yan, o may bayad. Feeling ko, kailangan mo galingan eh. Kasi ngayon, basic na ngayon eh. Bagaya, dati kailangan mo talaga may pagsapalaran eh. Wala namang mali sa mga nangyayari ngayon. Pero parang mas dumali lang lahat. Mas dumali, no? Oh. Especially Spotify, man. Wala namang ganun dati. Walang Spotify dati, gago. Ilalabas mo lang sa YouTube yan. Actually, SoundCloud rapper nga lahat eh. Walang pera dun. Totoo. Sick, walang pera dun, di ba? Totoo. Kahit sa gig eh. Wala pang ang pera talaga dati. Kumbaga malaki na yung 500 eh. Man, pamasahe nga lang, masaya na. Pangkain nga lang, masaya, pang Yossi, pang alak. Man, that was the part, man. Part, feeling ko sobrang laking part din who made you. Kung ba't ka naging ikaw. Hanggang ngayon, man, hindi ko pa rin siya tinitignan as, ayoko siya tignan as trabaho. Kasi pag tinignan ko siya as trabaho, magiging ano na siya eh. Parang, kailangan ko ng maging Android. Kailangan araw-araw ako nagtatrabaho. Hindi, gusto ko maging bata eh. Gusto ko enjoyin tong
ginagawa ko. Ayoko siyang maging burden sa akin. Kasi ito na nga, isa to sa mga escape ko eh. Tapos parang gagawin ko pa siyang, alam mo yun, sasakalin pa ako nito. Hindi para ganun eh. So, as much as possible, ito yung outlet ko para ma-express kung sino talaga ako. Kumbaga, nakakapagod siya, sick. Tama, nakakapagod siya eh. Nakakapagod especially siya. Especially now. Pero hindi mo na iniin. Wala, kumbaga, tangin, masaya wala siya eh. Na yun, masaya. Wala nang inda to eh. Kumbaga, wala naramdaman na mo magtrabaho, sabi part mo, di ba? Part of the game. Nagsabi mo na try mo magtrabaho sa call center. Sobrang nakakapagod siya, di ba? Pero ito nakakapagod lalo to. Yung ginagawa mo ngayon. Totoo. Pero sobrang saya mo, hindi mo na nararamdaman yung... Kala nila ganun-ganun lang yung ginagawa natin. Yung mga milyones na yan, galing yan sa zero. Automatic yan, boy. Tama yung nangyayari, ah. Ulit lang din. Ilang gigs ang pinuntahan na walang bayad? Ilan lahat yan? Bago, man, para, bago pumasok kahit 100,000. Man, ngayon pa nga lang talaga ako nagka-abreds ng masasabi kong kaya na. And you were rapping since 2016. Tangina, sobrang tagal. 2016, 2017 to, ah. Pero okay lang, kumbaga masaya ako na pinagdaanan ko. Kasi mas na-appreciate ko yung meron ako ngayon eh, kahit hindi ko pa masasabi na todo na to eh. Pero mas na-appreciate ko siya ngayon kasi galing ako sa era na ganun eh, na wala pang value lahat. Ginagawa lang namin to kasi mahal namin to. Kaya mas ngayon... Even the producers, man, ginagawa nila yun for the sake na... Talaga. Sa mga producer dati na hindi nababayaran. Kaya next Friday, napanood ko yung kay Dog Bracking ina gumagawa sa PisoNet. Iba yun. Talaga. Yeah. Hindi ko pa na-site yun. Yun ang gumagawa ng beat sa PisoNet. Ano yun? Dinownloadan yun ng FL Studio. May dala daw siyang USB. USB. Crazy stuff, yeah. Man. Crazy stuff. Ang ina, ngayon, hindi mo na makikita ang Men, hindi ko inaano yung mga rapper ngayon, mga artist ngayon. Pero wala nang gagawa nun ngayon. Pupunta ka PisoNet. Kumbaga, gagamitin mo yung meron ka lang. Kumbaga ngayon, madali na kasi, easy access na lahat eh. Hindi ka tulad dati na kailangan mo pa talagang pumunta sa Cavite para mag-record, Makati para mag-record, di ba? Ngayon, kahit yung mga equipment, madali na lang kasi, eh. Yung culture, sabi natin culture na hip-hop, na rap, nagagawa, nakikita nila na may pera na eh. Ropa dati. Dati kasi walang pera talaga dyan eh. Alam ko ah, wala namang... Wala talaga. Maliba kayo nalunig ako, kung sinalunig ka, kung sa naroon na hindi ka. Eh, pero you see the money at that time. Pero yung mga rapper, kahit hindi ko alam to ah, yung mga kawari, yung Gin at Marijuana, that was sobrang popping at that time. Pero I think hindi pa siya nag-garner na sobrang laking pera eh. Kasi wala pa talagang pera nun. Feeling ko yung mga tao ngayon, nakikita na nila na parang pwede pala to. Yung value. You know, pwede pala to, pwede pala yung sumikat dito, pwede pala magkapera dito na... Everyone wants to be this. Nagkaroon na ng equipment, nagkaroon na ng ganito, dumami yung producers, dumami yung rappers, di ba? Pero dati ang hirap humanap ng Totoo. Someone who would fucks with you na, di ba? Buga yung mga fans mo lang talaga dati, yung mga tropa mo eh. Yung kalahati pa nun, puking ina, ayaw sa'yo. Goddamn. Hindi, totoo lang din eh. Hindi ayaw sa'yo in a sense na ayaw as tropa. Kumbaga, hindi, they don't fucks with your shit. Nandun sila dahil... tropa mo sila. Oh. Pero yung music mo... Ganun. Pero kailangan mo tanggapin yun. Ay na. Eh, grateful ka pa rin kasi nandun sila eh. Oo naman. Iba pa rin yung suporta na... Okay na yun, suporta ka ng libre. Para sa akin, yun na yung pinaka mabib. Kahit i-share nga lang yung kanta mo. Sobrang grateful na sa akin. Yung malagay lang sa feed nila. Malagay sa feed nila, man. Sobrang grateful sa akin nun. Iba yun. Kumbaga, nagbigay sila ng time. Sino ka ba sa kanila? Yeah. Yeah, tangin na yung mga tropa niyong gumagawa ng unang trip nila, supportahan niyo sila. Tangin na kasi, kunyari ito, yung ginagawa natin ngayon, hindi ko naman gagawin to dahil susuportahan lang ito eh. Ginagawa ko to kasi dahil, alam mo, may band tayo eh. Thank you, man, love na love ko yan si Sika. Team B. Team B talaga. Team B ko to eh, ka-team B ko to. Pero that's another time. Team B yung puta. Sick, ang ganda ng story. Tapos anyway, 2017, you were Sika. Nagawa mo na yung pagiging Sika mo. Nag-gig ka na for free. Wala pang good pay nito at this time, di ba? Wala pang good pay. Ang pay, God. Ito Sika, ito memory ko to. Naalala mo ba kung kailan tayo una nagkita? Tayo. Sa ano? Open space. God damn. Ano yun eh, araw na nabuo yung kartelem.
Hindi naman doon mismo. Hindi, pero yun na yung parang pinaka simula niya na. Medyo yung nag-push na natin. Everything. Sis, may Cartelem na before. May Cartelem na before at that time, pero hindi pa sobrang organized. I think ikaw tsaka si Chester, na-add siya eh. Nagdagdag siya eh. Sino nagdagdag sa yun doon? Si Pablo, si Wyatt. Mm-hmm. Ano yun eh, gabi ng open space, kinausap niya ako. Gusto mo ba gawin to? Siyempre, dati, hindi pa nga nagmamatter talaga eh. Kumbaga ginagawa lang talaga ng mga rapper dati, yung trip nila dati. Kaya ako noon ba? Ano pa yun eh, nung una pabebe pa ako eh. Siyempre, papride ako eh. Sige, pag-isipan ko pa. Tapos nung pagkatas nung set nung buong gabi. Sige, game na natin. Tapos ayun na. Naalala ko to si Ka, you were wearing a red beanie, tapos tie-dye shirt. With this, yan. Pakita mo. Kanina mo, kabisado ko to. Ipapost ko dito, ipapop ko dito yung picture na to. Kasi naalala ko to si Ka. Breads, gago. Yung mids yun, diba? Yung mids. Naalala ko to. Sinabi mo sa akin to, Siko, hindi ko lang kung naalala mo to. Sabi mo sa akin, sa amin ni Toti noon. Kasi 117 pa at that time, di ba? Parang sabi mo, nice set, sabi mo sa amin. Tapos sabi ko, hindi kita kilala na to. Hindi kita kilala. Ano talaga ako, man? Ever since. Hanggang ngayon eh. Baga yung mga, yung mga hindi kilalang artist. Ganun. Inaano ko sila, pinapakinggan ko talaga sila. Kasi yung, man, hindi mo masasabi kung sino dun yung alam mo, siya na pala yung next big thing, di ba? Siya na pala yung next Al James, di ba? Oo, di ba? Saka, bibigay mo rin yung, katangin na, alam ko yung pakiramdam nung wala nanonood sa'yo eh. Alam mo yun? Baga, respect mo na lang sa kanya yun eh. Deserve niya yun, kahit nagtatanim pa lang siya. Deserve niya pa rin na mapakinggan kahit 5 tao, 3 tao, 300, 500. Deserve niya yun. Deserve natin lahat. Alam mo yun? Pero, yun nga, hindi lahat. Di para sa lahat. Masaya mo, hindi diba? Para sa lahat to. Tangina. Sila, ayaw nang banggit, pero, di ba, pero, yung mga nagtanim talaga, makikita mo eh. Makikita mo kung sino. Hindi sumuko yung mga yan. Kahit hindi na sila sikat, makikita mo kung malalaman. Sabi nga ni Looney, yung talent talaga. Mag-ano sa'yo. Nag-dive in ka ba sa flip top? At that time? Kumbaga, medyo nag-push sa'yo. Yun yung ano ko talaga. Unang ano ko, na in love ako sa hip hop. Sabi mo, sa tingin mo yung battle rap na yun? Battle rap talaga. Kasi naalala mo to si Ka, bago mag battle rap, pantil na ko naman, pinaparinig yung music nila eh. Oo. Diba? Intro you sa intro. You can never F with this G. Oo, gago. Eh. Baga, promotion na rin sa kanila yun eh. Hindi pa nga ganun kalakas yung music dati eh. Battle rap talaga. That was great. Ako grade school ako neto. This was 2014 type shit. Mas bata ka pa nun, sick. Ano pa yun? Tangina mga grade 6 at ako nun, mga ganun. Ganda yun. Ano yun? Delo Target pa yun. Delo Target. Di ba tibay yun talaga? Yeah. Kasi that was hype at that time sobra. Up until now naman, maganda naman ang flip. Nanonood ka pa rin ba ng flip top lately? Oo, gago. Tangina, iba yung flip top. Iba na yung construction ng mga ano eh. Baga dati patawalan lahat eh. Nakakatuwa din. Kasi para sa akin, kung walang flip top, walang hip-hop scene yan. Walang ganito. Kung meron man, mahina. Mahina. Posible to ah, posible. Kumbaga binibigay ko lang yung possibility na mahina, baka nga mahina scene. Talaga. Tangin na iba yung era ng flip-top eh. Kasi yun yung nag-introduce talaga sa mga tao na ng hip-hop, hindi yung in a sense na sa music lang. Yun na ibang branch to eh. Kumbaga ibang branch ng hip-hop to eh. Na bago lang sa, lang sa Pinoy. Tangin na dati eh. Ano lang eh, mga talastasan ba yun po kinang. Eh, ito ba? Excuse me. Bagong flavor eh. Bagong flavor. Tapos, ghetto, alam mo yun. Tangina, syempre, maangas yun dati eh. Yung mga panahon na yun eh. Going back to Sika, open space, di ba? Open space. Tapos, kilala mo na ba si Nawayan at before the open space? Wala pang Cartelem. Oo nga. Kilala mo na siya si Pablo. Kilala mo na si Wyatt. Ano kami dati? Mulayeti ba kami? How did you meet the Cartelem boys from the start to? Bigyan mo sa pinaka-start talaga. Una-una nakilala sa Cartelem talaga si Wyatt, si Pablo. Ano siya? Santo. May gig kami ng Mulayeti Box sa Batangas. Unang hip-hop festival sa Pilipinas yun, si Mike Swift nag-organize. Batangas agad? Lalagay ka agad doon? Ano ako noon eh? Mulayeti Box ako noon eh.
Which is sina Ajax at si Buda Beats. Napalapit ka na rin sa mga yun, ha? Kasi sinali ako ni Beats, eh. Tumugtog ako. Paano ka nakilala? Sorry, kakat ko lang, ha? Sige. Paano ka nakilala ng mga to? Which is your idols to, eh. Oo, kumbaga, iba yun. Nung sinama nila ako sa lineup ng ano ba, event ba? Basta may apostrophe pa nga yung siga ko nun, eh. Kaya, Jeje. Batangas. Okay. Ayun, Batangas. Ano yun, dapat kasama si Pablo na dun. Nung sa lineup na yun. Sa Mulayeti, bak natutugtog dun. Ang maulit pa dun, nagpe-perform bago kami, Stick Figas Gago. Diba? Ang ina, nasa backstage kami nun. So nakita mo na si Naron dun. And, Gago, idol ko si Ronelli. First time mong nakita sila sa likod ng backstage sa bukuan ni Mike Sweep. Binigay sa akin yung stick nung ano drummer nila. Tapos parang, damn, putang ina, iba to ah. Iba yun. Tangin na Ronelli yun sa Aluni. Iba yun. Up until the moment, this was eight years ago. Ngayon, nandito pa rin sila. Nandito pa rin sila sa pinaka-top, men. Dedication. Ganon sila kalakas, man. Talaga. Respect siya, Ronel. Tangin na walang kartelim kung wala Ronelli. Sobra. Malaki yung chance. Yung respect ko doon, man. Sobrang taas. Shout out, Ronelli. Ako, I love you. Ako sa ko siya ng UP Fair lately, man. Nag-thank you. Ako, sabi ko, nanonood nga ako noon, eh. Sabi ko sa kanya, man, nagkasabay din tayo sa big stage, ha. Talaga. Parang ganon. Tapos, uy, ulat ako sa kanya, man. Tangin na, shout out, Ronelli. Mahal kita. All the love, man. All the love. Hindi lang dahil sa tinulungan niya tayo before, dahil sa music na ginawa niya. Iba yun. Tangin na. Sick. Anyway, balik tayo. Paano mo na ulit nakilala si Buda Beats? Nakapasok ka sa Mulaite Box? In-invite ako ng Good Habit. Okay, sige. Good Habit sila Louie. Okay. Excuse me. In-invite ako nila Louie. Good Habit sa event na ginawa nila sa Molino. Tapos, kumaga normal dito. Normal day. Grinding for the exposure. Tapos pagkatas ng set ko, nilapitan ako ni Beats. Gusto mo ba ganyan? Nag-grind ka, nakita ka ng idol mo. Tama. Nakita ka ng people who you look up to. Ganon yung exposure na hinahanap mo, tama ba? So worth hindi it yung grind eh. Parang tangina, hindi ko nga talaga inaasahan. Tangina, sino ba nung mga oras na yun? Sino ba ako dun? Mm-hmm. Yeah, unang-una, hindi naman ako tiga dun. Okay. Yeah. Kumbaga lumabas ka lang talaga. Nagtrabaho, grind. Bigla lang pumapaw dun na, ay sigaw. Then these people na you look up to. Parang bigla silang lumapit sa akin na parang, iba yun ah. So parang ayun na. What did they say? Ano sinabi sa'yo? Sabi sa akin ni Beats nun, gusto mo bang magmula yung tibak? Siyempre ako, putang ina, siyempre, gago. Tapos ayun na. Hanggang, ayun na, bumabakbak na ako doon sa Cavite. Okay. Tapos pinsan ni Beats, si Wayan. Ngayon, fun fact. Fun fact. Pinsan ni Buda Beats. Si Wayan. Pero malayo. Tapos parang, yun nga, sa Batangas. Dapat kasama na si Pablo doon. Tutugtog siya doon pero di siya nakapunta. At that time, hindi pa naman popping yung Wayan. Wala pang kartelim. Wala pang ako noon. Wala pang ako. Wala pang siya. Tapos nagka-event kami sa Catch 272. Okay. Sama nun sila Shanti. Wala pang Shanti na to. Wala pang Shanti dope noon. May Mau na to. Wala pang Mau. Putang ina, kumbaga baby pa kami lahat nun. Walang one throw. Wala pa. Maulit nga nung gabi nyo, nag-cypher kami sa gitna ng highway. Siguro mga 20 kami na abilog dun, nag-freestyle lang kami. Yung mga mukha dun, may naalala. Nandito pa rin. Sila Space Impacto. Okay, Space. Ano, my shit. Deja ko lang. Sila Alex andun. Sila DB. Baga, yun nga yung possible pa lang yung hip-hop nun eh. May gin at marijuana at this time. Kasi yun yung binibase ko na eh. Papin yung whole fuck nun. Okay. Malakas na nagsklama na yung mga tao sa gin at marijuana. Yun na yung nagsisimula na yung ano eh. Medyo nauuga na yung ano eh. Pero hindi pa siya ganun ka, hindi pa ganun nagbo-blossom. Yung una nakilala si Pubs sa Catch 272. Catch 272. Yung kanta niya pa nun, yung ano eh, ano ba yun? Nasa SoundCloud niya, ikaw nag-mix nun eh. Sing-along. Hindi yun. ROCC. ROCC, favorite yung gago. Lyrical naman din kasi. Shaz kay Wyan, tanginang kulit nun, favorite ko yun.
napapakinggan mo na ba siya bago mo siya makita? Hindi pa. Doon ko pa lang siya nakilala talaga. Napag ganun ka rin, no? Nung narinig mo na parang, man, sino to? I pay my respects. Kung magaling ka, sasabihin ko sa'yo, hindi para ipagdamot ko sa'yo yung, alam mo yun. Kasi, the props. Yung props mo. Kasi, alam ko yung pakiramdam na ano eh, hindi binibigay sa'yo yung props mo. Kaya, ano nung unang kita ko sa kanya, tangina, galing na ito. Naramdaman mo rin talaga. Oo naman. Tangina, solid din, solid. Napakinggan mo si Wyatt this time, mula Itibak na, di ba? Mula Itibak tabi. So, magkasama na kayo, Catch 272, tama ba? Ngayon, nung nangyari yun, I think, OTV? Di Cartelem na yun eh. Okay. Ay, hindi, nagka-track kayong dalawa eh. This was not a Cartelem track, honestly. This was not a Cartelem track dapat. Ano yun eh, nag-cutting pa nga ako nun eh. Kasi sabi niya, pupunta siya sa Chester, yung OTV na track. Si Pablo. Pumunta, si Chester, paano mo pala nakilala yan? Paranda. sa tropa ko lang, si Jay. Si Jay Woods, by the way. Kasama mo, nauna mo nakilala si Chester bago kay Wyan, tama? Yan, nakilala ko una si Wyan. Okay. Si Wyan talaga unang... Catch 272 to ah. O, kumbaga yung naging dikit ko na masasabi kong tropa ko talaga na, alam mo yun, si Wyan talaga. Para saan si Wyan? Kasi medyo batchmates kayo para sa Mulaitim ba kayo? Kung may double XL dito, batch kami nun, batchmate kami nun. Kaya nung ano na, later on, si Chester. Ayun na, nabuo na yung Cartelem. Catch 272 kayo, gumawa kayo ng OTP. Or baka may Cartelem na nga nito. Hindi ko rin maano eh. Parang, wala. Ano na kayo nun? Nagsasama-sama na kayo. Okay, pero wala pang Cartelem. Si Chester, later on na lang yun eh. Hindi kala ko si Chester is someone you've been with. Si Chester. Si Jay Woods to ah, by the way. Nakilala ko si Chester sa tropa ko eh. Ano pa nga si Chester nun eh. EDM pa yung mga ginagawa niya. Mula Itibak na ito? Oo. Oh, okay. Parang sabi sa kanya, sige, try natin ibang shit. I-clarify ko lang, Sika, nauna yung open space bago muna kilala si Chester. Okay. Hindi ko alam to. Ano na siya, later on na, na parang tinatrabaho na natin yung ano nun eh. Elements mixtape. Tinatrabaho na natin siya. Tapos sa ako lang siya nakilala. Damn, kala ko kayo kasi yung sabay na pinasok ni Wyan. So, nakapasok ka ng Cartelem dahil kay Wyan, tama? Siya yung sinabi niya sa'yo sa open space na gig yung binanggit ko nga kanina. What comes after that? Ayun na, yung mga trip natin. Kasi hindi kita kilala nun, Sik eh. Ako rin, hindi rin kita kilala nun diba? Eh. Kumbaga, hindi ko alam kung paano yung synergy na nangyari. Interested din ako eh. Ako rin, yun sa totoo lang. Hindi ko nga alam paano talaga tayo nag-workout. Hindi naman talaga tayo magkakakilala eh. Yeah. Si Siga, late ko na yun nakilala eh. Yung mga ibang players, kasi yan nga, yung first five, first six na ano. Tropa ko na yun before eh. Since I was 2012, 2013, nag-skate. Tapos si Siga, si Chester, which is maybe bago 2017 lang. Na, nakilala ko lang to mga galing lang to mga to. How did it work out for you, man? Kasi kami, magkakilala na kami lahat eh. Siguro, paano ba? Siguro malang natin yung ginagawa natin nun. Kaya, hindi nagtugma eh. The skills were there, man. The skills were there. Baga, ano siya eh. Tinitignan ko siya na, yun nga, hindi pa natin siya tinatrato na trabaho eh. Baga, we just do the shit for fun. Bigay mo sa akin, Sika, yung ano mo ah, yung journey from Telem Once mixtape. Yung journey mo na yan, yung buong Cartelem, sa simula, ano bang naramdaman mo nito? Nung una, hindi ko pa. Honestly. Hindi ko pa talaga siya, ano, trip lang. Para saan, trip lang. Ginagawa ko lang to kasi trip ko siya eh. Hindi ko pa siya nakikita na pwedeng buhayin ito yung baguhin ito yung buhay ko ah. Kasi, man, yung nilabas na natin yung Telem Once. Para saan, hindi pa nga talaga yun ano eh. Trip lang yun. Di ba nasira pa nga yung laptop nung bago natin ni Pablo. Toti, gago. Di ba parang? Pero para sa akin, hindi pa natin talaga siya nakikita na damn, babaguhin ito yung buhay natin. There were people watching, man. Oh. Doon mo na naramdaman yung medyo bigger crowd. Pero, crowd, di ba? Oo, sa Cartelem ko naramdaman na parang damn, parang ano na to ah, ibang level na to ah. Pero hindi ko pa siya tinitigdan na ano na it can feed single ka pa naman at that time or ano hindi pa talaga siya seryoso. Hindi pa siya seryoso. Telem Once sa to ah. Oh,
hindi ko pa siya tinitignan na yung ginagawa pa lang natin siya. Kasi parang para sa akin hindi siya trabaho eh. Nag-e-enjoy lang tayo ng mga oras na yun eh. Sick. Hindi ganoon kadami yung kanta mo sa Telem Once eh. Or sakto lang yung mga kanta mo doon kasi may barrier din yung taga Makati kami, 'di ba? Taga Makati tapos ikaw taga Quezon City. Oh, malaking factor 'yun. Na kasi wala ka pang pera at that time, sinasabi mo 'di ba na mahirap naman talaga magbigay ng pera na wala pang angkas nga nito at that time eh. Oo, commute. Hanggang ngayon, commute pa rin na. Kumbaga, ang hirap pumunta ng QC papuntang Makati. Technically, lalo na paggabi, lalo na gabi kami nagre-record, 'di ba? Yung napakapunta kay Nawayan na ano. Pero ano, inano ko 'yun, kumbaga. Syempre, new people eh. Tapos parang nakita ako na parehas tayo ng goal eh. Yeah. We were just enjoying music, man. Tapos nag-enjoy lang tayo noon. Nakikita mo, marurunong itong mga to. Nagsasabayan tayo ng trip. That's medyo same age. You were young at that time. Sig, yeah. I think you were 17, man. You were 18. Tama ba? Tama ba to? Mga 17, 18 lang ako noon. Ang baby pa ako noon. Kumbaga, ini-enjoy ko nga lang talaga siya. Hindi ko pa siya. Hindi pa to full-blown career type shit. Wala pa yung pakpako nun. Okay, hindi ko pa siya nakikita na ito na yun. Nilabas yung Tell Him Once. What was your favorite track there? Buwan. Buwan nga. Buwan talaga. What was your favorite track na kasama ka? Wala. Hindi mo siya, ano, hindi, feeling para mo. Para sa akin, corny ako nun. Sorry sa mga, pero corny ako nun. Baga. Hindi pa ako yun. Hindi pa akong ako yun. Baga, sinasabayan ko lang yung ano nyo. Okay. Baga, nakikipag-meet in the middle ako sa inyo. Parang, ano, don't get me wrong. No problem. Baga, ayoko lang din. Hindi, kumbaga, hindi ko pa nakikilala yung sarili ko nun as ako eh. Mm-hmm. Baga, nakikipag, yun nga, kumbaga, galing ako sa Etibak. Baga, yung style ko nun, inaano ko pa sa Bilibil ko ba, di ba? Kagi hindi ko alam to si Ka. Ganda. Kumbaga, binalansin mo rin yung sarili mo doon. Oh, man. Kasi ibang culture kayo eh. Oo. Yeah. Kumbaga, nakita ko na rin yun nung lumipat ako doon sa Makati. Sa scene doon eh. Kasi iba rin yung scene doon eh. Iba rin sa Abit eh. Kumbaga, nag-adjust din ako. No? Tangina, hindi rin naman pag sinabi ko to sa mga tao. Maintindihan ba nila to? Okay. Ganun. Kaya, nakikipag-meet in the middle. Pinalaki mo rin yung market mo eh. Kumbaga, part yun eh. Part na napalaki yung market ni Asika, di ba? Hindi pa nga ako Asika. Kumbaga, hindi ko pa siya tinitignan na ako yun eh. Tinitignan ko siya as ahul eh. Tayo, Artelem pa. Hindi pa ako. Wala pang ako nun. Hindi ko pa siya tinitignan na, hindi, kailangan ako gawin to para sa akin. Ang pinaka-paborito kong verse mo, Siga, honestly, sa No Drugs, alam mo yun. Quiet ano, yung pugi ng ina. Masayo ba? Masayo ba? Si Siga, ang gumawa ng chorus nun, man, yung hook nun, may intermission, ano, may midways. Ako yung kumanta nun, man. Ito, gusto ko lang malaman ng everyone na si Siga yung nagsulat nun, siya yung gumawa nun. Hindi lang siya nakapunta kasi malayo nga yung recording. Pero sa'yo ko pinakanta yun. Kasi no? Yun yung pinaka bandang dulong kanta na yan eh. Na produce ng last na, album. Last parang, na. Sick, ito na yung last track. Kailangan na natin tapusin. Minimix ko na lahat. Ganyan. That was a Sika song, man. Yung chorus na yun, that was a Sika verse. And grateful. Kumbaga, man, hindi ba nagustuhan? Kasi that was a very good verse. Honestly. Maganda siya. Yung pero, verse, ha? Maganda yung verse ko dun. Pero, tangin akong sasabihin ko yung ngayon. Siguro at that time, medyo may kamalayan type shit pa nga yun eh. Fuck this shit, yo. Ay, sinasabi mo. Pero okay lang. Yan talaga eh. Hindi ko masabi, Sig. Maybe that was your, sa mga pinaka-popping mo talaga. First, that was 4 million, 5 million views. Pero, ang yun lang, yung dami pera dun eh. anyway. Tell him once, nalabas. Binago ninyo yung buhay ko. Anong naging reaction mo dito? This was 2018. Binago ninyo yung buhay ko, Tell Him Once. Baga, doon ko nakita na pwede ko pala gawin to. Ng, alam mo yun, ng, pwede kong asahan to na salbayin ako. Kasi, alam ko sa sarili ko, hindi sa nagyayabang ako, pero alam ko sa sarili ko na para sa akin to, para dito ako. Kahit ano sabihin mo, para dito ako. Magustuhan mo man shit ko o hindi. Alam ko sa sarili ko, tangin na, kahit ilagay mo, kung ilagay mo man ako sa ibang, ano, trip, wala, hindi ako mag- para sa pag-aaral, men, trinay ko mag-aaral. Oo. Trinay ko mag-aaral. Nag-college ka nga eh. College ako, fine arts ka nga ako eh.
arts stuff. Pero arts pa din eh. Baga, correlated pa siya dun. Supportive naman yung mom mo sa what you do. Noong una, hindi pa nga eh. Baga, hindi kasi ako lumaki sa Hermats ko eh. Lumaki ako sa lola ko eh. Parang, same, dito sa ano yan, di ba? Sa tatalon. Nakikita niya ako, nagtitrip-trip lang ako. Pero yun, ano naman, ngayon. Shout out kay tita, Betcha. Pag pupunta ako sa birthday ni Sika, very supportive naman ata. Hindi ba supportive, Sik? Supportive naman, pero paano ba? Hindi pa nila nakikita talaga. Kapatid lang ba ito, Sik? Kasi hindi, ngayon, iba na eh. Naramdaman niya na. Alam na nila eh. Ganda. Ayun eh, mga kapitbahay ko nga, inaano na ako eh. Parang, dati hindi naman ganun eh. Baga, nakagulat din. Hindi ko siya sinasabi para magyabang. Kumbaga, parang nakakaano lang din sa akin na hindi naman ganito dati. Yeah. May pros and cons nga din. Kailangan mo talagang stick to it, man. Be consistent. So, masasabi mo ba? Talo ano? Ng ano, consistency yung may talent. Tangin na ako, may talent ako, pero dumating ako sa point na parang tinamad ako. Kaya may factor din na pakiramdam ko na iwan ako. Hindi porket it's you're not shining right now. Hindi ka magsha-shine. Men, totoo 'yun kasi nung mga yun nga para euphoria para sa akin. Tangina iba 'yun. Iba 'yun. Papakinggan niyo 'yun. Tangina iba 'yun. It was ahead of its time. Exactly. Tapos same thought. Ahead of its time 'yun. Pero hindi ko pa para sa akin hindi ko pa oras nun eh. Kasi may mas ilulupit. Kung malupit, para sa akin, kung malupit ako nun, may mas ilulupit pa ako eh. I think every song that you make right now, feeling ko, maisip mo, kaya ko palalo. Kahit mag-million pa yan, kahit mag-million views pa yan, hindi ko siya inaano sa million views eh. Kumbaga, tangina, numbers lang yan eh. Kung hinahabol mo yung numbers, unending yan eh. Magiging ano lang siya eh. Hahabulin mo lang siya ng hahabulin. Hindi natatapos yun, numbers. Kaya parang tangin na, kung tinignan mo siya sa perspective na yun, hindi ka mafufulfill eh. Ako ganun ako dati, nahabol ko yung ganun na parang gusto ko yung ako to si ganyan at ako to si ganyan. Pero nung habang tumatagal parang, nung ando na tayo, nung ando na ako parang tangin na parang ano pa rin ah, malungkot pa rin ah. Alam mo yun, hindi pa rin siya, masaya ako in general. Pero hindi ko masasabing fulfilled ako. Masaya lang ako. Okay. Hindi ko pa alam yung purpose ko. Namang. Ginagawa ko lang to kasi masaya ako. Pero hindi sapat yun eh na masaya ka lang. Kailangan mo rin damayin yung sakit. Kailangan mo damayin yung struggles. Para masabi mong, tangin na yun, kung para sa'yo talaga yan, hindi puro sa'yo yun. Tangin na, ano yung puro happy ka lang? Dadaan lang yun. Kung naging masyado kang masaya, si comfort zone na yun eh. Oh, alam mo yun, parang ito na to eh. Parang, oy, may pera dito, oy. Naglabas kami ng album for ganito, tapos kinayod namin yung pera. You have to grow from there. Hindi ka nag-grow pag ano eh. Pag nandun ka lang, nasta ka sa malupit eh. Oh. So, malupit ka. Pero sa totoo lang, may mas malupit. May mas ilulupit ka pa. May mas malupit pa sa'yo. Kung yeah. Mag-grow sila dun eh. Narinig nila yung music mo, mag-grow sila dun eh. Tapos kaya ka nilang, kunyari, ako, may makarinig sa akin. Parang, kaya kong i-improve ko. Exactly, diba? Baga dati. Ganon din tayo eh. Ganon din tayo. Ganon naman din tayo. I feel like that's music eh. That's music. You listen to this shit, idol ko to. Damn, gagawin pero, ko nga to. Pero mas malupitan ko. Tapos biglang hindi mo napapansin, mas malupit ka na. Ganon. Hindi siya. These are facts, man. Hindi siya negative. Ano, kung negative mo siya titignan, kakainin ka talaga nun. Payat ka. Pag ganun mo inisip na. Na parang tangin na mo. Na ano ka dun. Natatarugan ka sa mga ganun bagay. Ibig sabihin, wak ka nun. Wala kang tiwala sa sarili mo. Galingan mo pa. Yan naman solusyon dun eh. Galingan mo pa, diba? Totoo yun. Ba't hindi, diba? Tell him once, we made money out of that. Gumawa na ng pera. Nakita mo na yung ganito palang amount of money ang kaya ipasok ng music. May push din yun. Oo naman, kumbaga, iba yung pera dati kasi dati wala. Kumbaga, malaki na nga yung 500 talaga dati. Yeah. Paano pa ngayon na talagang hindi pa nababayaran talaga yung mga artist na para sa kanila. Pero alam mo yun, kumbaga sustainable na eh. Kaya ng, kunyari sila YB Neat, ganun. Ikita ko sila na nasusustain na nila yun. Nakakatuwa makita, alam mo yung kasi dati. These are the new generations, man. New generations ito eh. Nakakatuwa makita, kasi dati walang ganun eh. Kumbaga, wala pang VIP dati. Di ba?
Pag backstage, backstage talaga. Kingin pareho na. Kayo mainitan yeah, lahat. Yeah, B-side. Tingin na mo, may bayag kayo lahat dun. Wala kang pakay kahit sino ka. Man, kahit yeah. Si Ron Helen nandun. Yeah. Kung mainit kami, nainitan din sila. Nainitan din sila. Yan, nakakatuwa makita na parang tangin na ngayon binibigyan ng importansya yung mga artist eh. Artist, diba? At back then, man, lalo na, ito sa Etivac to, sa Etivac. Kahit ikaw yung pinaka yung main. Kahit yung main ikaw app, pinakamatindi dun, wala ang tip, gago. Doon ka sa pinakaligoy, uumpo ka dyan, walang beer, maghintay ka sa initan. Walang ganun. Yan. Kaya, alam mo, shout sa mga artist ngayon na napapagkaayot. Don't get me wrong, man, I love Etivac. Kumbaga, binigyan kami ng maraming opportunity ng mga to. Man. Totoo. Para sa akin, Cavite. Ignited the fire. Para sa akin, ignited the fire nung hip-hop. Kung wala pang 727. Oh, fuck. Hindi pa sila popping lahat. King na Cavite, lumalagari na. Man, Four Elements. Tangin na, sa Cavite ko lang nakita yung event na may nagdi-DJ. Ay, mula Ete Bakata to. Mula Ete Bakata na. May ano, may kumakanta. Tangin na lahat, kumpleto. MC, alam, may breakdancing. Oh, nandito na, that was them, man. That was the shit. At wala na nang gumagawa ngayon sa Makati. Like everyone wants to be an MC. Totoo. Lahat gusto maging MC. Pero hindi lahat kaya maging artist. God damn. Hindi, totoo yun. Madali lang maging rapper, man. Pero gagampanan mo yung pagiging artist. Yung i-express pa talaga yung ikaw na kung sino ka talaga sa harap mo. Mm-hmm. Hindi yung sa harap na ibang tao. Mahirap yun, man. Ako, na-experience ko yun sa Euphoria. Yun nga, sabi mo. Sige, rawest form. That everything that glitters is gold. What, that was the mixtape na sinabi mo sa akin, sick na kanina. You were at your most vulnerable. Kasi, nalabas mo na siya eh, na madami kang naiisip at that time, di ba, na yung struggles mo nga, your baby mama, yung baby mo palabas. I think may gitna pa eh. Ano ba na una? Side piece or Euphoria? Ano Euphoria? Yung Euphoria na yun. Take us to that, man. Paano na ako nun eh. Parang final form ng ano ko. Depression. Depression ba? Masaya bang depression sick? Para sa akin, sobrang. Nasa ano ako nun? Ano pa tayo nun eh? Popping pa ata tayo. Malakas pa. And I think Sika was... Euphoria was 2021, man. I think hiatus sa tayo nito. Nilabas ni album na Telemwasak. Tapos parang I think you did your own thing. Kung papakinggan mo siya ng straight, ng hindi naka-shuffle. Oo, naka-shuffle. Diretso. May story yun, man. Sa una, masaya siya eh. Kasi yung Euphoria, ano yun eh? Kaya siya Euphoria. Kasi yung U. Kulay. Kulay. Kumbaga, kulay emotion eh. Okay. Emotion siya eh. Eh yung album cover nun, di ba? Parang iba-iba. Parang makulay. Ano siya gumawa ng album cover nun? Shasky Lance. Lance Davantes. Siya gumawa nun. Ano siya eh? Para sa akin, iba't ibang uri siya ng love. Hindi lang love sa relationship. Love sa sarili. Love sa ginagawa. Doon ko siya binase na hindi lang sa ganito mo makikita yung pagmamahal mo eh. Okay, pwede, okay. Pwede mo siyang mahalin pero galit ka. Okay. Ano yun, emotion siya. I think love and hate. Halo-halo lahat. Yun, eh. Lahat na. Kaya siya Euphoria eh. Emotions talaga siya. Parang, kaya pag pinahinga mo siya sa una, masaya siya eh. Vibe pa yung ano eh. Mm-hmm. Yeah. I think this was 33 DeLorean, Sunset. No, dito ba yung Sunset? Hindi, iba pa yun. Okay, sige. What was your favorite track in Euphoria? Euphoria, siguro ano. Right Back. Ano ko yun eh, sa Oasis. Yung Oasis Paradise, nasulat ko yun nung ano eh. Mapunta tayong ano, Bata. Ano ba yun? Batangas? Hindi, Batangas. Ano. Kasama na si Luigi, may shoot tayo sa ano. Saan ba yun? Sa Iyali. Iyali. Shout out to Iyali. Boss Boying. Boss Boying, shout out sa'yo. Thank you sa pag ano. Naka-triples ako nun. Triples ka ba nun? Hayop ka? Mag-ausap. Nasa ano tayo? Sa bantayan nila. Mag-ausap kami ni Luigi. Tapos parang ako, pinapangaralan niya na ako nun. Was that Luigi Beat? Hindi. Oh, yeah. Si Aaron yun. Okay. Psyche yun. Ano yun eh? Yun na yung last na nasulat ko sa Euphoria. Yung ano, Oasis Paradise. So at that time, medyo tapos na yung Euphoria. Tapos nun. Parang, para sa akin, tapos na siya, pero may kulang pa. Pero yung araw na yun. Yeah, lipa lang. Yeah.
Baga, para sa akin, nakatakda yung araw na yun eh. Kasi, yung shoot natin yun, no? Gago. Yung mga sinasabi sa akin ni Luigi, nung parang, damn, tangina. Nagkaroon ako ng clarity. So, think Luigi was a big part of that, to make the Oasis Paradise. Shout out Luigi. Luigi yun. Tangina, hindi ko masusulat yun kung hindi kami magkausap nung araw na yun. Pag uwi ko, sinulat ko agad yun. Ganda. Beat na yun, matagal na nakabaante sa akin yun. Hindi ko siya masulatan kasi para sa akin, tangina, kailangan may sabihin ako dito. Hindi yung papatuan ko lang siya ng maganda kasi yung beat eh. Mikey. I think Psyche was your partner for this album, tama ba? Ano yun eh, nag-post ako sa MRT. Siya sa MRTT. Nag-post ako sa MRTT. Bumble rap tawi-tawi. Shout out sa'yo. He was part of that. Hindi lately lang ako naging part na. May yung first batch nun. Talaga. Nag-post ka doon ng? Naghahanap ako ng producer, ganun. Totoo. Doon mo nakilala si Aaron? Doon mo nakilala si Psyche. God damn, kala ko you know the person before that. Inano ko pa siya noon na parang wala akong mababayad sa'yo. Pero kaya ang may offer ko sa'yo, 50-50 tayo sa deal. Ganda, taas na yun, royalties. Yun nga eh, kumbaga, susugalan kita. Basta susugalan mo. Pero yun nga, yung baka... Your name was there already, man. There was tell him once na eh. Kumbaga, you can demand kaya more. Kaya ko naman demand more. Pero para sa akin, hindi ko pa deserve eh. Hindi ko pa deserve na parang nang ganong, sabi niya, 80-20. Kasi sinabi mo na kanina, di ba, na you were at your lowest point na okay, nag-back to zero ulit. Kasi hayatos na yung cartel at this time. Baga nagsisimula pa lang talaga ako for ulit. For the Sika. As Sika. Para sa akin, yun yung first step ko sa journey ko eh. Na maging ako. Sino ako ngayon? You posted at MRTT, you were finding a producer. Tapos si Aaron yung lumapit sa'yo. Tama ba? Nag-comment siya, nag-message siya. Marami nag-comment, pero... Tanginas, iba yun. Para sa akin, iba yun si Aaron kasi maarte ako sa beat, man. Alam mo yan? Tangina. Kumbaga, hindi ko siya susulatin pag di ko talaga trip. Pag trip ko siyang kahit 90% ko na siyang trip. Pag di siya wala, hindi pa rin. Hindi. Kago pag nagtatrabaho. Madami na ako sinan kay Sika na beat. Ayaw niya lang. Pansin ko to kasi madami na kami collab ni Sika. Ayaw niya ng trap beats. Maarte ako sa beat. Maarte ako. Kumbaga, ayaw. Piniliwanag ko rin naman sa kanya eh. Kumbaga, ibibigay mo sa akin yung 100 mo. Okay. Pero gusto ko ibibigay ko rin sa 100 ko. Uh-huh. Ayoko yung 100 ka dito, tapos 50 lang ako dito. Uh-huh. Ayoko naman ng ganun. Pero yun nga, yung beat na yun, yung sa Oasis Paradise, sobrang antagal kong binakaante yung beat na yun. Tapos parang nung araw na lang yun, siguro iba yung araw na yun. May something different nung araw na yun. Kasi nga, sabi ni Luigi, which is very, very informative talaga si Trotsky. Pag nakikita ko nga si Luigi, para siyang yung pagong sani, kung po panda eh. Ganun talaga siya. Ganun ko siya tignan eh. Parang, ayun na mo. Kaya, may something sa kanya. Kaya, para siyang wise man tingin ko doon. Ganun na ba yung tingin mo sa kanya before pa? Oo. Kasi medyo iba rin siya sa cartel ng people. Mapupuso kasi yung cartel ng mga bata. Mga bata. Para sa akin siya yung... Hindi ko pa siya tinitignan ganun dati. Oh. Pero ngayon, tinitignan ko siya nun as kuya. Ngayon, as kuya. Kasi he has his own shit, man. Eh. Oh, hindi niya lang, hindi niya nga tayo pinapakialaman sa mga trip exactly, natin. Exactly. Just, make beats. Pero may sarili siyang galaw eh. This was the cozy times. Men, nagsushow na yan sa Japan. Nagsushow na yan sa Tokyo. Diba? Tapos kakausapin, kunyari, hindi ka niya kakausapin pag hindi ka mag-open sa kanya. Ganun si Luigi. Kaya nung araw na yun. Na which magkakasama tayo tatlo? Nasa likod pa kami nun eh. Nasa likod pa kami. Diba, nasa harap ka na. Nasa harap ka sa... Traffic. NX. Parang usap kami na. Nung una, usap kami. Music. Tapos parang, ayun na, medyo lumalim na yung usapan. Nung mga panahon na yun, sobrang ano ko nun. Nasa lowest point ako ng buhay ko nun. Pero, para sa akin. The euphoria was there. Nagawa na. Madaming kanta na yung nagawa. Pwede kwento mo yata sa akin to na parang you were working with this guy which is Psyche, di ba? Na medyo patapos mo na yung album mo. Gusto mo ilabas ng ganito, ganyan. Kasi transition mo yun eh. Transition mo from not everything that glitters is gold, which is para sa akin was a good track, was a good mixtape, pero hindi na sobrang na-appreciate ng lahat. Kasi Sika what at that time was... Wala pa. Kumbaga, cartel person pa rin to eh. Sika of cartel pa yun. Oh, exactly. May off pa eh.
of Cartelem. Pag nilalagay na ngayon sa mga poster yan sa akin, may Nevin of Cartelem. Tanggalin mo yung ano, of Cartelem. Kasi I have my own name. Gusto ko i-build yung sarili ko. Diba? This was Euphoria. Nalabas yung Oasis Paradise. Ngayon, sick. Nadrop mo na yung album. Nadrop mo na yung album na Euphoria. Ano yung reaction ng mga tao sa paligid mo? Anong reaction mo rin? Para sa akin, masyado akong nag-expect. Although maganda naman yung ano niya, feedback niya. Maganda, maganda yung album na yun para sa akin. Maganda yun. Still maganda one of yun. Your favorite album na drop mo? Oo, iba yun. Top one pa rin sa'yo? Top one yun. Okay. Walang makakapantay dun. Okay. Hindi siya, hindi siya basta track eh, para sa akin. Hindi yung buong catalog na yun, para sa akin, hindi lang siya basta ano eh, tracks. Para sa akin. Hindi lang siya kanta eh. Music talaga siya for the soul. Baga, hindi ginawa ako. Music para sa sarili ko. Hindi ko siya ginawa para sa'yo, para sa inyo, sa kanila. Ginawa mo para sa'yo? Para sa akin, yun yung pinaka-rawest form ko. Para sa akin. Kung kilala mo ako ng ako talaga, ng hindi lang ako Siga, kilala mo ako as Sebastian, maintindihan mo siya eh. Bakit ako ganun? Bakit ganun yung sinasabi ko? Bakit ganun ako mag-act? Bakit ganun ako makitungo sa tao? Maintindihan mo siya. Pero yun nga, hindi siya para sa lahat. At nung una, hindi ko pa siya ano eh. Baga, para sa akin, yung nilabas ko yun, parang tangina, babago na yung buhay ko. Ganun. Medyo, may in-expect mo ba yung nag-expect numbers? Ako. Nag-expect ka ng numbers, tama ba? Nag-expect ng numbers. Okay. Nag-expect ako na parang mas makikilala nila ako na alam mo yun, na ganito ako, na hindi lang ako basta Cartelem eh. Kasi dati, tangina, kilala lang nila. Of Cartelem. Alam mo yun, parang, kumbaga showcase ko to eh. Nag-expect ako, kumbaga, nabasag din ako dun kasi I expected more eh. Pero, ganito talaga eh. Nabasag saan, Six? Sorry. Ano? Nabasag ka saan? Yung expectations ko para sa album yun, sobrang laki. Pero okay lang, kumbaga, ngayon tinitingnan ko siya. Buti nalabas ko siya. Okay, okay. Buti na, kasi, ano ako nun eh, vulnerable ako nun. So you would been okay. Vulnerable for medyo matagal talaga na panahon? Oh man. Hindi man nila pansin sa ano. Paano? Kasi pag tinignan mo ako, hindi naman ako ano eh. Kaya maangas lang ako pag tinignan mo ako eh. Hindi mo i-expect na magsasabi ako ng mga ganun eh. Mga ganun shit, di ba? I think at this time, iba pa yung Sika nito sa Sika kayo, tama ba? Oo. Oh. This was the Sika 2021 na nilabas yung album na Euphoria. That was you, man. That was you at that time. Masabi ko, that was you at that time. I think kailangan mo rin ma-share talaga yung insights mo of who you really are. And your music was very good, man. Salamat. Para sa akin to, Sika. Salamat. Everything was ahead of its time. You were happy na nalabas mo to, yung Euphoria. Masaya ako. Something that you're really proud of na nagawa mo, man. Kumbaga, kung ngayon, hindi ko siya kaya sabihin ngayon kung ano yung mga sinabi ko dati. Kasi that was a different Sika that time eh, masasabi mo. Yun nga, sabi mo, rawest form. Yun and yung pinaka ano ko. You told me you were struggling with something na, sabi mo nga, very depressed ka at that time na. Ako sorry sick, at that time hindi ko naramdaman na depressed di, ka. Hindi, okay lang. Kumbaga, kailangan ko rin harapin yun eh, ng ako lang. Kasi hindi ko naman masusulat yun kung alam, hindi ko inarap yung pain. Alam you, you know the Cartelem people are nandiyan para sa'yo, man. Pero sa tingin ko, inatake mo yun ang sarili mo na I have to tackle this on myself. Ano yun? Tangina. Sinusulat ko yung Euphoria habang ginagawa ko yung ano eh. Not everything that glitters is gold eh. Sinasabi ba? Oh, so may mga kanta na hindi pumasok dito, may mga kanta may na pumasok dito. May deluxe pa yun eh. May deluxe pa yun, yung Euphoria. Dinilaksan mo naman. Hindi ko na siya nilabas eh. Kasi para sa akin, sobrang ano niya na. That was perfect on its own. Hindi. Ano siya eh. Sobrang dark niya na. Baga, para sa akin na lang. Yung ano, yung kanta yun, yung trip na trip nila. Ano ba yung kinanta ko sa Cozy Times? God damn. Yeah. I love that. So, post ko lang noon. Yeah. Umbaga, yun. Isa yun sa mga parte yun. Labas mo na yun, Sick. Ano yun? Hindi. Ano yun? Cozy Times, Black Market. I forgot the title, man.
Kumbaga, pag napapakinggan ko yan, naiiyak pa rin ako. Kumbaga, iba siya so, sa akin. So, that was for Euphoria, man. Iba, I forgot the title, man. I would just pop it here. Kailangan niyo panoorin to. I love yun, that song. 100,000 type shit. Kasi pag nilabas yun, man. Iba yun, eh. Kumbaga, ayun nga, music para sa akin. Sa sarili ko. Ako. Ako yung, ako, akong ako yun. Walang Baby Blue. Walang Sika. And, akong ako yun. Yun yung album na yun para sa akin. Ba't di mo nalabas to, Sick? All Me masyado All, all or Something? Masyado siyang pagdapa. Hanggang ngayon eh. Buti nga nasira yung laptop ko eh. Kasi pag napapahinga ko siya parang... Nalulungkot ka? Oo. Oh, so kung napanood mo siya sa black market, yung... Hindi ko siya kayang panoorin. Para sa akin, music ko yun. Para sa akin lang. Hindi siya para sa ibang tao. Isang beses mo lang ma-perform to. Oh. Yun na yun. Oh, yun. And sobrang lucky lang natin na na-video. Ang ina, pinerform ko yun kasi wala na ako ibang kayang kantayin ng gabing yun kasi wasak na. Hindi, pero okay din na nalabas ko rin siya. Payak na nga ako nun habang pinerform ko yun. Hindi ko lang ano. Baga minemaintain ko lang yung sarili ko nun. Kasi para sa akin yung kanta na yun. Isa yung mga kanta na yun sa binasag ko yung sarili ko. Binasa ko siya na tangin na mo, hindi, kailangan mo tanggapin yung pain. Kailangan mo siyang lunukin. Kasi wala na akong ibang choice eh. Do you ever plan on releasing that track? Hindi na talaga. Na. Yun na yun, sa Cozy Times na Black Market. Yun na lang yun kung if people would listen to it. If you know, it. You know na yun. Oh, ayun na, buti nga talaga na wala yung... Thank you, Luigi, sa opportunity na yun. Kasi ako, man, I'm a fan of the tracks. Yeah, sa mga, kung may top 5 favorite songs ako sa'yo, nasa top 3 yun, ganun. Anyway, fast forward tayo sa Euphoria. Bali, this time na nakipag-try ka na makipag-collab sa iba't ibang tao. Like, example nga, si K-Deal, si Eccentric, nakita ko na yung music mo is growing beyond na Sika lang. Ano feeling makipag-collab sa new people na you just met or matagal mo nang kilala? Nakaka-ano siya. Nasa face ako na ano nun. Nag-explore. Parang. So, nang ano eh. Mag-step out sa ano comfort zone. Mm-hmm. Man, na parang. Hindi lang sa akin iikot yung mundo ko. Mm-hmm. Na parang. Oh. Okay lang naman yung ganun. Yeah, pero kailangan mo pa rin mag ano eh, meet new people. Kasi yung beyond the people you collab with before. Baga, bagong knowledge yun eh. Mm-hmm. O, maano kasi ako eh, ma-pride ako eh. Pero kailangan ko yun. Kailangan ko yun kaya para sa akin, malaking parte ng growth ko yun. Makatrabaho ng bagong tao na hindi ko talaga kilala. Sa magaling talaga sila. Man, shout out. Shouts K. Deal, Eccentric. Eccentric, man. Yun yung mga people na, well, I fucks with the song, man. Alunig, tsaka That's That. Ang ganda ng pagkagawa, the beats, everything, man. And doon ko rin napansin na Sika was doing his thing na nag-evolve ka rin, eh. Nag-evolve ka rin. That was after Euphoria. Hmm. Pero, man, before that, well, yung relationship mo with Luigi Kun, di ba? May naglabas kayo ng side piece EP demo, which as I really fuck with, man. Ako fan ako noon. Sinasoundtrip ko yun sa stream. How did that happen, man? Like, yun nga yung pagkatapos natin mag-shoot sa, ano, Yali. Usap kami noon na gawa tayo project. Ganyan. Doon lang mismo yun, nag-evolve. Okay. Baga, kasi yung mga panahon na yun, ano na siya eh. Trabaho na eh. Yung Kartelem, trabaho na siya. Hindi na siya ano for fun. Ano mo yun? Yeah. Sa, na, ano namin na gawa tayo ng project na hindi natin siya itatrato as work. Okay. Para sa akin, ano ko yun? Memorable sa akin yun, yung project na yun. Kasi, para siyang ano eh, ano pa rin siya? Raw. Raw pa rin siya. Wala pa siyang halong bullshit na flexing type shit. Iba yung atake mo doon. Oh, para sa akin, ano yun? Ibang ako yun. Yung side piece. Medyo in love. In love yung vibe mo doon. I think that was Astrea's first birthday first time kong nahanap yung purpose ko ulit. Kasi for the first time, nag-enjoy ako ulit eh. Habang ginagawa ko yun. Kasi depression state yung euphoria, sabi mo eh. Nalabas mo, nakipag-collab ka. Tapos yung
demo tape. Ano siya? Medyo happy ka na nito. Oo, oh, nararamdam. Bumabalik na yung ano, yung kung sino talaga ako dati. Ngayon na parang, hindi ko siya trinato na trabaho. Hindi ko siya trinato na, walang pressure yung ginagawa ko. Ano siya, free flowing lang siya habang sinusulat ko siya. Ang daming kanta na na? Madami siyang kanta na hindi napasok. Maraming kanta. Yung... And this is just a day. Isang araw lang ba to? Hindi naman. Kasi pumunta ka lang doon sa lugar ni Luigi Santa Ana. Tapos ginawa namin yun doon. Ganun lang kabilis. Kasi natural lang lahat. Hindi namin siya ginawa in a day. Ginawa namin in a day yung ano eh. Yung... recording ba? Oo, yung recording. Pero yung process nung ginagawa ng EP na yun, siguro mga 1 month. Okay. Marami siyang... trials and tribulations nga siya. Marami rin hindi napasok dun sa ano na yun. Okay. Para sa akin yung mga na ano na yun, napasok na kanta dun. Ano siya? Rawest form. And you were happy at this time? Hindi ko masasabing happy pero siguro nakatayo na ako ulit. Nakapa ako na yung ano yung rhythm ko. Sige, game na ulit. Okay. Sa ano siya, parang nasa playground ulit. Ginagawa ko yun. Ano, no worries na ba? Judge ako ng tao, ano sasabihin. Kasi nung sa dalawa kong nilabas sa project, mataas yung expectations ko eh. Lalo sa sarili ko kasi alam kong may ano, oy, tangin na. Hindi ako nagyayabang pero my pen game is the shit. Of course. Yeah. Alam mo yun, pero nung ginagawa ko yun, ano lang siya, para lang akong... Naglaro ulit. Naglaro like lang ako ulit. Like, I would write what I wanna write right now. Ganun siya. Kaya, shouts kay Luigi Gun. Tangin na, ano yun, ano sa akin yun, yung project na yun, side piece. So nga siya ilabas ng studio version eh, kasi record namin yun sa Magic Sing, gago. Wala, magic sing lang yun, gago. But hindi, diba? Yun nga yung pinaka-essence niya eh. Kumbaga, demo lang siya eh. Parang draft lang siya. Parang yung aesthetic, kinukuha niya yun. Kaya pasok pa rin siya pa sa akin. Kaya siya nag... Hindi siya ganun kapapin. Pero 200,000 views na rin yun. Kumbaga, pinakinig pa rin talaga. Andun yung soul. Andun yung puso. Sa project. Sa mga paborito mo rin yan, masabi mo? Paborito ko naman lahat, pero kung paapiliin ako, Euphoria. Tapos yun, side piece. Tapos yung ano, not everything. Baby Blue, what? Hindi, iba na yun eh. Hindi na ako yun eh. Oh, hindi na Sika yun eh. Baby Blue na yun eh. Okay. Ibang ano na siya. Sick after the side piece, na demo ni Luigi, parang naglabas ka na ito ng mga solo songs mo eh. Which is yung Pambihira and Dark Out. Dark Out muna. Was this under GHR? Oh, pero matagal na yung kanta na yun eh. That nga kasama sa ano yun eh. Euphoria. At kasama siya sa Deluxe. Euphoria. Okay. Ano siya, nabakante siya ng matagal eh. Parang 1 year, 2 years bago ko ilabas yun. Nung naano ko sa GHR. May ano rin ako, gusto ko tanong talaga sa'yo ito way before, man. Fluent ka mag-English, sick. Fluent ka mag-English. Your raps are fluent in English kahit may mga ibang players tayo na magaling ka nga talaga. Paano mo na ano yun? Paano mo na practice yan na maging fluent, especially on rap, di ba? Na mahirap yun, ha? Hindi ko alam eh. Pero siguro kasi puro foreign yung pinapakinggan ko nun. Kaya parang pag kunyari may ano ako eh, kunyari sa English. Kunyari ano, pag matigas na ano ako na parang ang pangit pakinggan. Totoo naman. Hindi ganun ako naman, eh. Baga nasanay kasi ako na yun nga puro ano siya, puro international yung pinapakinggan ko. Kaya parang naano ko na lang din, nakuha ko yung... Na-adapt mo na lang na-adapt din. Pero parang galing mo agad eh. Kasi at that time na 2017 type shit. O pre-practice mo rin to? Masaya mong pre-practice mo to? Ewan ko. Or parang, it just comes natural? Oo, parang ganun. Do you watch a lot of movies? Cartoons or... Cartoons. Mahilig ako sa cartoons. Paano ba? Hindi... Kasi dati sa school namin, sa Angelicum, ano, may ano kami English, ano English speaking na ano, policy. Okay.
Kanyari, nasa hallway ka, tapos narinig ka mag-Tagalog. Ay na, ano ka nun, gago. Gagana pa nga ng mga prop mo. Oo, oh, ano ka, general, ano ka agad nun. Ah, general, anong tawag doon? Maglilinis ka agad sa campus nun. Okay. Ganun, ganun. Ang tibay naman ng school nyo, but I think that's illegal. Ang baga bawal ka mag-ano, alam mo, kaya parang nakaka-pressure siya. Pero meron pa kaming ano nun, speech class. Proper diction. Sa tingin mo nakatulong yun? Oo. Oh, masasabi mo? Ano, unconsciously. Nung mga panahon kailangan ko na siya gamitin, saka siya lumabas. Ganun. Kaya parang ano lang din, tama lang din. Para sa, kasi, ayun nga, puro foreign yung pinapakinggan ko nun eh. Kaya na-adapt ko siya, unconsciously. Even the pen game, man, medyo nabibilib din ako sa English pen game siguro, mo eh. Siguro ano, dahil galing ako sa ibang genre. Kasi, okay. This, which is rock, tama ba? Kumbaga, pag tinignan mo yung sulat ng mga iba eh, iba sila. Para sa pag hip hop kasi mapapansin mo, more on ano eh, tawag dito. Direct. Direct sila eh. Direct. Pag-rhyme ka ng ghetto, tapos maintindihan agad ng tao. Oo. Pero okay. pag hip hop. Banda. Oo, banda, metal. Kumbaga may story, may okay. Kung ilalagay natin siya sa drawing, pag hip hop, pag sabihin natin 50-50, laging ano lang, black and white. Okay. Lines lang. Drenowing na maayos. Diba? Drenowing lang. Pero pag metal, may kulay siya eh. Mas inaano siya, mas, may paano ba? Iba. Basta ang hirap niya i-explain. In-explain mo rin kanina na you really look at lyrics. Iba ko siya tignan eh. Lalo pag hip-hop. Mahilig ka magbasa sa mga internet ng lyrics. Yun nga, si Filipe may siya. Part din yun eh. Parang, Iniintindi ko talaga siya. Okay. Kasi, hindi lang pinapakinggan, iniintindi. Iniintindi ko siya, hindi lang, ayoko nung ano eh, papakinggan ko yung kanta na bumabibes lang ako. So, naiintindihan ko siya. Okay. Ganda ka. So, siguro naging part din to ng writing process mo and everything na siguro. Kung paano ko gumawa ng kanta. Maganda rin ng ano. Ito yung transition mo from being a rapper to being a parent. Nag full-fledged ka na gusto maging parent talaga. Nakikita ko sa anak mo, lagi mo pinapost. And si Estrella, nakasama ko rin naman yung journey, nakasama mo siya, especially nung bata pa, di ba? Yeah. Paano ba? Yung kanta ko na Fool Me. Ano siya eh? Yun nga, sinasabi mo yun, parang transition ko sa pagiging tatay. Fool Me is yung kanta sa Black Market, di ba? Sa Ozzy Times. Ano siya, parang kailangan kong pumili sa kailangan kong gampanan, sa gusto kong gampanan. Kasi, tayo na, tao lang din ako eh. May mga gusto rin akong bagay. Pero, namulat. Kasi, ever since bata ako, tayo na parang, hindi ko na ikukwento yung backstory pero at a young age, kailangan ko maging lalaki. You have to be a man. Oh. Transition from a boy to a man. Mm. Kasi masaya mo ang boy ka pa lang nung nag-rap-rap ka pa lang na in-enjoy mo pa lang. Eh. Kumbaga, ano na ako nun eh. Basta masyado siyang ano eh, para sa akin. Pero at a young age, kailangan kong intindihin yung mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan. Alam mo yun, kailangan ko lang maging bata. Oo. Alam mo yun? Kaya... Ilan taon ka na nung nalabas si baby? 19? Kasi mga 20. Ano pa ako nun? Pero para sa akin, nung nagkaanak ako, ano siya? Tawag dito. Life-changing siya. Kasi ang dami kong bagay na ano, in-adjust sa sarili ko. Kailangan akong i-disregard yung mga ganitong bagay. Para sa anak ko. Alam mo yun? Kahit gusto ko siya. Alam mo yun? Kailangan ko siyang isacrifice. Kasi hindi ko nahawak yung buhay ko eh. Ano? Mas gusto mo yata ibigay yung buhay mo dito sa anak naman, mo kaysa ibigay mo muna sa sarili mo. Tama ba? Kumbaga. Ano eh? Ano siya eh? Paano ba? Ano na siya? Yun nga, hindi ko nahawak yung buhay ko. Kumbaga, may purpose na ako. Dati kasi ginagawa ko lang to kasi trip ko lang eh. Ngayon, nakita. Kailangan ko ng galingan kasi yun nga, may supling na ako. May kailangan na akong alagaan. Gusto ko, bago ko pumanaw, ano na, settled na lahat. Pati anak niya. Nabigyan mo siya ng good life. Nabigay ko yung buhay na
hindi ko naranasan. Alam mo yun. Gusto ko ibigay sa kanya. Hindi naman, hindi ko sinasabing ano, baga may mga flaws din ako bilang tatay. Alam mo. Pero, syempre ginagawa ko pa rin yung best ko. Alam mo yun. Kaya, hopefully one day maintindihan ng anak ko yung mga sacrifices na ginawa ko para sa akin. Ay, para sa akin, para sa kanya. Para sa pamilya. Para sa amin. Alam mo yun, para sa pamilya. No, one of these days, man, this will stay on YouTube for a long time and Astrea na makikita niyo to. Honestly, Astrea, makikita mo to na your dad was here na alam mo na yung kwento niya about yun nga yung choice about na pinili ka talaga niya na bigyan ka ng magandang buhay. Eh, yun yung maganda rin sa mga ganitong bagay, men eh. This will be forever or very long time na to the point na yung baby mo na maririnig niya to. Tell her something, man. Tell her something na you wish maybe 10 years from now na she could listen to this. Wala akong kaya sabihin eh. Ang masasabi ko lang, I love you. Kasi, para sa akin, ano ba? Ayoko magsabi ng hindi ko pa kayang gawin eh. Hindi ako perfect. Legit. Para sa akin, hindi pa ako yung best. Hindi ako yung best na tatay sa anak ko. Hindi ako yung best na boyfriend sa girlfriend ko. Hindi ako yung best na anak sa nanay ko. Pero alam mo yung ginagawa ko pa rin yung best ko para, alam mo yun, to, ano, get by. Ayun na. Kasi, one of these days, papanaw din talaga ako eh. At sana, kung dumating man yung araw na yun, gusto ko may iwan man lang ako sa anak ko, o sa kasintahan ko, sa hermats ko, sa mga tropa ko. Alam mo yung may tanim ako sa kanila na ay tangina si ano nagsabi nito. Alam one man, of the realest person. Hindi na nag para sa akin hindi na nagmamatter kung masama ang tao ano eh. Magmamatter ka sa isang tao pag may nabigay ka sa kanya eh. Kahit sabihin natin napatay ka pag may nabigay ka dun sa tao na naging ano siya. Kunyari, ako nakapatay ako. Tapos ikaw, magka-cell block tayo. Tapos binigyan kita ng ano, parang lesson. Okay. Tapos ikaw, naging ano ka, nag-ano ka sa buhay, nag-ano ka, nag-move forward ka, naging better ka. Dahil nalaman ko sa'yo. Baga para sa akin, okay na akong ganun eh. Kasi ako, tangin, hindi ko tinitignan yung sarili ko na ano, role model, man. Para sa akin. Yung mga umaidol sa akin, salamat. Tangina na, na-appreciate ko yun. Sobra. Pero, tangina na, hindi ko tinitignan na ganun yung sarili ko kasi ang dami ko pang ano, ang dami ko pang kailangan baguhin sa sarili ko. Dahil ka pa makailangan din na experience. Ito every time, man. Totoo. Mag-evolve ka dyan eh. Mag-evolve ka. This, I'm talking, yung Sika na kilala ko before, 2017 Sika, very different na tong person na nakakausap ko ngayon. Honestly, Sik, I've known you for like 6 years plus, man. And yung growth mo is a pinakabilib akong growth na salamat, nangyari man, dun. Salamat. Bali, Sik, yung transition mo from Sika, Cartel M Sika, to papasok na sa GHR. Paano ka napasok sa eksena na yun, man? Medyo ano rin eh, kakaiba rin eh. Ano yun, nasa gig tayo ng ano, nakalimutan ko na kaninong event yun eh. Sa DC. Oo, DC yun. Day DC yun. DC kay Ken. Kay Ken. Kay Ken. Tapos parang player haters. Ay, hindi. Skate bid. Ng DC. DC. Tapos, ayun, O-side. Tapos, player haters. Excuse me. After ng event, nagaanap kami ng trip ni Saiki. Ni Aaron. Tawag ako CJ. CJ, which is nakilala mo sa Facebook live. Maulit lang yung impacto na yun. Kaya parang nag-click kami. Shout out CJ. Love you. Dinala ka niya sa... Tumago sa kanya. Okay. Nasa ano daw siya, GHR. Tapos, sabi niya, ayun, nag-trip daw sila dun. Dipunta kami ni Aaron. Tapos pagdating namin dun, ayun, ano, usap-usap, ganun. Display ako ng ano, mga unrelease ko. Nagustuhan nga ni Puch yun eh, yung Dark Out. Dapat may verse siya dun. Okay.
di lang ano, di lang natuloy kasi ano na yun eh, nasa yung face ng GHR nun, nasa ano na eh. Matagal na ba yung GHR before nakasali ka? Matagal na. Sa Kote level na ba to? Sa Kote pa? Hindi pa? Oo, sa Kote na. Buo na siya. 2020. Kaya parang na-culture shock din ako eh kasi iba-iba yung ano dun eh, iba yung mga tao dun eh. Kasi yung culture natin, medyo marurupok na mga skater, mga thrasher. Mga balagbag talaga. Doon medyo ano sila eh, medyo formal. Medyo ano sila doon. Ano tayo, steady tayo dito. Mm. Tapos, ayun, nag-click. Para sa akin, nag-click. Kaya after, ano, araw-araw na ako doon. Kinabukasan, chinat ko nga si Puch noon eh. Minessage mo agad siya the next day. Nag-inom kayo na to ng gabi. Tapos nag-message agad kayo next day. Tambay doon. Tapos, ayun na, halos araw-araw na ako doon. Wala pa tong, ano, hindi ka pa nakapasok sa ganito. Wala pang ganun. Yeah. Na ano, para sa akin, naramdaman ko yung ano doon. Right people. Kasi bihira yung ganun eh, na kahit hindi pa sila nagsasabi, na parang hindi ka pa nila pinapangaralan, parang tangina, good intentions to. Ramdam mo agad yun. Kaya shouts kay, ano, ay God, Puch, tayo na, hindi ko malalabas yung potential ko. Nung kung sino talaga ako, kung wala ka, G, tayo na, alam mo yan, G, love na love kita. Shout out, God, Puch. Of course. Yeah. Yung, anyway, tumambay ka na ng tumambay doon, what happened next? Ayun na, parang tangin, hindi ko nga alam, hindi ko rin napansin yung ride namin eh. At may studio sila na at that time. May studio. Ang kabanding ko pa nun, si Supaply. Si Bricks. Si BRX, tayo na. Shoutout BRX. Ano siya doon? Ano yun? Hindi ko alam na tiga Perby lang din siya. Tapos na nalaman ko pa. Malapit ka na. Tapos yun, trip kami nun. Hanggang, ayun nga, ito, toto, tangin na. Hindi alam na iba't tao to, pero ano to, tangina, alam mo yan, Nibs, mayabang talaga ako eh. Since 2017. Okay na. Mayabang ako, sakit ko yun eh. Pero si BRX, siya lang, tangina, unang kita namin, kinanta niya sa akin yung album niya. Nilabas niya recently. Kinanta niya, hindi niya pa nare-record yun lahat. Kabisado lang niya. Tangin, di ba? Doon pa lang. Ano siya sa craft niya, ibig sabihin? Doon ko lang, in a way, nakita ko yung sarili ko sa kanya eh. Yung drive na parang, tangin na, pinupush talaga na ito eh. Doon ko lang naramdaman na. Pero at that time, wala pa sobrang pangalan si Superfly. Tama ba? BRX pa siya. Ano, tangin, doon ko lang naramdaman na, ay tangin na, panis ako dito. Tangin na, kahit kay Wayan, alam nyo naman na yung issue dun eh. Kahit sa kanya, hindi ko inamin. Panis ako sa kanya. Pero nung narinig ko, damn, iba to ah. Okay. Iba, man. Kung kilala nyo yun si... At kilala mo yourself as giving someone props. Kanina nasabi natin. Tapos hindi pa kami ganun. Tangin na, first meet namin yun, hindi ko siya kilala ng Bricks. Hindi ko siya kilala as Superfly, hindi ko siya kilala as BRX. Nirapan niya lang talaga ako. Tapos ako, ano na ako noon, siga na ako noon. Hindi pa ako ganun kaputok, pero siga na ako noon. Tapos parang, damn! Kaya, para sa akin, naging ano siya eh, naging si Superfly. Naging, in-ignite niya ulit yung kung sino ako eh. Binigyan niya ng apoy. The 2018 Siga who want to make more music na ano, natatesting lahat para... Yung soul. Binalik niya yung soul ko. Yung puso ko dun. Tayo na. Tapos yun, naging ano na kami. Tawag dito. Yun na, araw-araw na kami magkasama. Sa studio. Di lang sa studio. Pumupunta ako sa kanila. Trip kami dun. Tapos, ayun, sa Rolling Loud, yung tumugtog na sa Sampaloc, pumunta ako dun. Trip kami dun. Tapos ayun na, lagi na akong tumatambay dun. Hanggang naging komportable na ako siguro dun. Hindi ka pa GHR na to? Hindi pa. Temple. Tropa pa lang talaga. Baga, naging ano agad ako, naramdaman ko yung ano. Belongingness. Ayun na, iba yung mga tao sa GHR. Shasky Paul, kahit masungit ka sa akin nung unang kita natin. Sinusungitan na akong puta. Gagod to.
Ay, Superfly. After ano, niya, napansin ko to, Shika, ako as a watcher, na as a fan, as a friend, na uy, pumasok si Siga dito sa ibang territory, na which is yung normal na territory natin, iba eh. Mm. Ako, iba yung territory. Tapos parang nakita ko yung growth mo dun eh. This dude was making more music videos, making more music than he usually does. Ang daming nangyari sa loob within that span of year, man. Ano siya eh, parang na ano rin ako eh, na pressure din ako eh. Kasi nung pagpasok ko dun, lahat sila gumagalaw. Mm. As in lahat. Lahat gutom. Oo, oh, walang may pangalan. Isipin mo, sakote na nun. Oo. Oh, pero push. Wala. Working like, ano, alam mo yun? Working like you have no name. Oo. Oh, magkakatrabaho ka na nagsisimula. Tapos parang ako, tangin na mo, nandiyan ka na eh, kartelim ka na nga eh. Baga, tsapa ko na yun eh. Tsapa ko na yung kartelim ka na eh. Tapos si Divo pa, dilulupitan. Tapos parang ako na-pressure ako, pero at the same time, parang, damn, iba to ah. Iba dito. Ano siya, bagong, na-culture shock ako. Na-humble ka ba ng experience? Oo, na-humble ako kasi, kala ko dati, tayo lang yung malupit eh. Para sa akin, nalampasan natin yung mga idol natin. May times na talagang, may ira talaga na okay. Medyo ayaw lang natin magbukang mayabang. Oo, pero, alam mo yung sarili mo yan. Honestly. Honestly speaking lang. No offense. Pero may naramdaman ko rin naman yun. And sabihin mo mang ego yun o hindi, wala kaming bad intentions doon. Wala. And then, pwede rin namang hindi totoo to. Kumbaga yun lang siguro yung naramdaman namin at that time. Pwede rin hindi totoo to. Pero alam mo yun. Pero nung dumating ako doon, parang inano ko eh. Bigla akong nilagay sa umpisa ulit na parang dyan ka ulit. Makayano ka, makibagay ka. Makasama ka dyan ka. Kasi at that time, yung GHR, binibuild pa lang talaga siya eh. Mm. Hindi pa siya talagang ito ngayon eh, yung GHR na yan. Ano pa siya nun eh. Ayun, nakikita ako ah. Baga, hindi pa siya talaga, hindi niya pa nakikita yung capabilities niya eh. Pero yung ano nila yung... Kunti pa lang ba kayo na at that time? 13, 12? Dude. Buo na sila noon ng GHR. Okay. Baga, ako tapos 025 na yung mga sumunod. Meron na silang ano eh. May band na sila eh. Meron na silang kahit walang GHR, kaya namin. Meron silang ganun eh. Kumbaga may mga single names na... Hindi sa music eh. Hindi rin sa fame. Parang yung ano lang, acceptance na tangina kaya natin to kahit walang sumuporta sa atin. Masisipag talaga sila man eh. Pakikita yun eh, pinaka nakikita ko na nag, I think, na rub upon you rin na, uy, ang sisipag na to. Sisipag din ako. Tama ba? Sobrang laki influence yata nila for you right now. Kasi ano eh, ikaw na lang mahihiya kung lahat ng kasama mo gumagalaw eh. Alam mo yun, makikita mo. Kahit hindi mo agad makita yung ano, baga yung finish line para sa kanila. At least nakikita mo silang gumagalaw. Kumbaga may hihiyaan na lang eh. Tiga mo to. Kahit hindi sikat, nakikita mo bumabakbak araw-araw. Tapos ikaw, kahit papano may pangalan ka na. Tangina, hindi ka gumagalaw. Nagsisettle ka dun. Nahayaan mo lang. Parang na-pressure din ako. Nakumilos talaga. Tapos nagkaibang hassle ka rin dito eh. Kumbaga, you learn how to make money. Yun yung sinasabi mo sa akin before ito ah. Dati kasi, umahasa lang ako sa music eh. Sweldo natin. Mag-gigs. Pero ngayon, tangin na, para sa akin nga, ano na ito eh, secondary na lang itong music eh. Word. Hindi na siya ano eh, kasi passive na ito eh. Kahit ano ilabas, hindi ako nag-ano, pero kahit anong ilabas ko, magkakapera ako dyan. Ganun ko siya tignan. Pero mas may kaya akong gawin pag ano, gumalaw ako ng ako lang. Which is natutunan mo ba dito sa group? Oo, kasi ibang cool. Itong, para sa, yung sa Cavite, ano siya, hip-hop. Hip-hop talaga siya. Kahit zero pesos na makitain. Makati, ano siya, jungle. Oh, lahat gutom. Gusto kumita, lahat gusto sumikat. Manila, QC, puro hustler. Wala aming pakilyas sa kung gaano kayo kasikat. Basta lahat kami may pera, lahat kami gumagalaw, lahat kami nakakakain.
Yun yung naramdaman mo. Kumbaga, na-culture shock ako. Kasi iba tayo. Tangin na dati nga. Diba? Wala naman tayong pakialam doon sa pera-pera na yun. Pero, kumbaga, dito ko natutunan yung business side. Late na nga sa kartel, may natutunan yung business side. Diba? How can we make money off of this? Kasi ang dami na. Everything was at the first time na gusto naming... We just wanna make music na makilala kami na we enjoy this doing this shit. Lately na yung business side eh. Which is natutunan mo lalo dito sa QC, tama? Baga, nagkaroon ako ng ibang perspective na kasi kala ko dati doon lang umiikot eh. Sa atin. Na parang, de, pero ano naman, totoo naman na titignan mo kung saan talaga yung sentro ng hip-hop talaga dati. Saan? Nasa South. Oo. Nasa Makati, sa Cavite, ganun. Andun talaga, kumbaga, kung i-weigh in mo siya, mas mabigat yung South. Pero pag dilapag ka dito, iba kasi yung mga tao dito eh, kumbaga. QC people. QC Manila. Iba. Kumbaga, mas ano ako, dati kasi laid back lang tayo eh. Diba? Dito, ano sila eh, work. Okay. Na-pressure din ako kasi, tangin na magaling itong mga, aminado ko, magaling itong mga kasama ko ngayon. Kaya, pag tinalo nila ako sa work, hindi na. Talaga. Yeah. Gagalingan na pa. Para lang magbumalansi ang mga bagay. Pero maganda yun kasi competitive eh. Competitive siya in a sense. In a good way. Kumbaga hindi kami naglalamangan, nag-aanuman kami. O sige, ikaw muna. O sige, tas pag ikaw na, o sige, pasa mo sa akin. Pasa mo sa akin. Ganun. Ano siya eh, kasi sa Artelem dati, ito walang shade sa mga grupo ko dati pero hindi kami ganun magsuportahan eh. Baga, may pili, sino tropa nito, sige ikaw lang. Pero wala naman akong ano dun, baga, naiintindihan ko na siya eh kasi kayo yung una magkakasama eh. Kaya ako recently nyo lang naman, hindi naman ganun kalalim eh. Kaya naiintindihan ko rin. Pero yun, parang ang kulit lang din na nag-click kami lahat. Ako lalo na ako, ayun na iba yung culture ko dati. Hindi naman ako para sa mga taong to eh. Para sa akin, hindi ako sa mga taong to. Ayun na, iba sila, sobrang iba nila sa akin. Yung kinagisnan ko. Diba? Pero natuto akong, alam mo yun, mag-adapt. Mag-grow. Maisama. Umalis ka sa comfort zone mo eh. Ang dami mong... Paras na inalisan si Gata mo ah. Yung comfort zone mo within Cartelem na okay, booming na nga to eh. Umalis ka dun para maging Sika. Yung comfort zone mo maging Sika, umalis ka dun para maging GHR in a way. Tapos parang yung GHR binus ka to be more Sika. Kaya mo yun, kumbaga nagtulungan lahat eh. At nag-grow ka na nag-grow kasi alis ka ng alis sa comfort zone mo. Tama ba? Hindi ko siya naiintindihan dati lahat eh. Pero ngayon parang yun nga yung tinitignan ko ngayon yung Cartelem as ano ko lang siya, stepping stone. I mean, no disrespect sa mga ano, a grupo ko. Love na love ko yun, tayna, love na love ko kayo, man. Hindi ako magiging ako, wala kayo. Pero para sa akin, naging way ko lang siya. Para maging mas ano, stepping stone, kumbaga. Motivate mo lahat, kumbaga to make more music. Lahat naman yan, naging part. Kasi yun lang naman talaga gusto kong gawin, man. Wala akong ibang alam gawin. Especially at that time, eh. Especially at that time, nagkaroon tayong support system na, tayo ano yung magkakasama gumawa nito. Pero hindi siya ganun ka-firm, eh. Very, very young din tayo, man. At that time, parang, feeling ko, we were 19, we were 20, we were 17. Hindi natin siya alam i-handle ng mga panahon na yun. Tapos ganun kalaking responsibility. Tangina. Kaya, para sa akin, hindi mo rin ako masisisi bakit ako nag-act out ng ganun dati. Kasi, pag binigay sa'yo yung ganun, tas hindi ka handa. Ako, hindi ako handa. Nung tangina, nagtitrip lang naman kami dati. Yeah. Men, inano namin yung CD na yun for the homies nga lang talaga, di ba? Hindi namin talaga, kaya namin hindi talaga drin up yun. Kasi for the homies lang yung mixtape na yun eh. Yeah. Pero sold out the one day. Until now, people really want to buy that stuff. Yeah, kasi pero, it's a classic. Classic talaga. Kasi yun, 2019 best album. Yeah. Best mixtape. 2018, 2009, I forgot. Pero feeling ko, ang daming binunga na mga artists ngayon yan eh. Yung naman. Na yun. Kaya,
salamat sa lahat ng naikinig pa rin sa RTLM kahit hindi na kami katulad nun dati. Tayo na. Pero nag-evolve din naman talaga ang mga bagay-bagay. Change na. Hindi naman ibig. Hindi naman ibig sabihin nun, nag-ano na kami talaga eh. Tayo lang kayo. Sige. Anyway, fast forward tayo, Sika. Yung growth mo sa GHR, you made music videos, you made music. Naaral mo yung sistema. Nasa tingin mo mas mapapabuti, di ba? You made money. Now, nalabas, ito man, what is the backstory of Choosy, man? The making of Choosy. Share mo naman sa amin. Choosy, yun. Ano ba? Sinusulat ko kaila Dudu yung Shaz, kaya Duduway. Winning. Shout out. Shaz Duduy. Ano yun? Ano? December. Ano yun eh? Nasa studio ko. December 26. January mo nilabas to ah. Bumabakba kami sa studio nun. Tapos parang nasulat ko yung mga after 3 days. Mga ganun. 28. Nakatambay ako sa ano? Bahay ng tropa. Tapos parang mga isang buwan ko na sinasoundtrip yung local MVP ni ano nun, ni Saint nun. Tangin na talagang binabibes ko siya. Tapos parang, ba't di ko kaya gawin to? Tinesting ko lang din. Parang ayun, sinusulat ko siya nun sa kwarto ni Duduy. Parang iba-iba yung ano ko nun eh. Kasi pag, kaya yung beat na to? Paano mo nakuha yung beat? Ano to eh? Or pinagaya mo ba yung beat? Or YouTube beat to eh. Naglagay okay, lang ako okay. Dun, Saint type beat eh. Kaya doon sa mga nagsasabi na, kaya nga type beat eh. Ano ko siya? Naganap na akong type beat niya. Tapos binabibes ko lang siya. Tapos, kung mapapansin mo, iba yung sulat ko doon. Hindi ako ganun magsulat. Medyo aggressive kasi nung panahon na pumasok ka sa GHR. Ito, medyo ano na ito, chilero vibes na itong ano. Parang nag-explore din ako ng sound na, kasi drill din yun eh, pero mas chilero lang. Ano drill na? Din ba yun? Masaya man. Siguro yung flow. Okay. Pero yun nga, parang, sorry na try yun, pero sa style ko, hindi naman ako yung agresibo na ano yung buginan. Hindi naman ako ganun eh. Gusto ko siya eh. Gusto ko siyang kunin yung ano na yun. Pero i-incorporate ko pa rin sa style ko. Okay. Magmi-mix pa rin. Same type beat na pinagawa mo kay Gaspari. Tama? Ano na yun, na-record na siya. Parang as for the YouTube beat. Tama ba? Okay. Pag ginawa ko lang siyang draft. Ano nga yun eh? Tangin na tira pasok yun eh. Para sa akin yung Choosy. Ano siya eh? Tinanong ko pa si Paul dun eh. Send God Beats. Tinanong ko siya. Kasi birthday ko, nilabas yun eh. Yung Choosy. Tinanong ko siya, labas kaya ako. Ay, ikaw bahala. Ito, labas sa atin to. So, yun. Naisip mo siya December 26 after Christmas to ah. Tapos siguro nilabas. Siguro nasulit ko siya mga 28. Mga ganun, 28. Tapos nalabas mo to. 16. January 16, birthday mo. Ano siya eh, diba, January 1. Ginagawa namin yung kantang ano, This Time, ni OG. Tapos, ano na yun, in-edit ko na yung MV nun. Nagpa-ano ako sa kanila, nagpa... Tapos na yung kanta, na-record na. Tapos na. Baga, wala pa talaga akong planong ilabas yun. Baga, wala, ano lang siya dun. Dun muna siya. Pero in-edit ko na yung MV niya. Ano ko nun eh. Wala akong trip nun eh. Nag-mimix sila. Kasi nakita ko yung mga MV nun, yun yung mga stories natin before, nag-geek natin. Kumbaga lahat ng... At ng trip. At that life na ina-highlight to ng buhay ko. Gusto ko lang gumawa ng ano, lifestyle vid, highlights ng mga, alam mo yun, yung mga memorable moments para sa akin, ganun. Pina-airdrop ko sa kanila lahat ng mga, ano namin, mga trip namin. Dami ko nga tinanggal dun, di ba? Pag inang-ilang yan. Baka makasuhan eh. Ako lang. Pero yun nga, tayo na, ano siya, para sa akin. So, sabi ko pa nga dati, yung Amboy yung babago. Diba? Amboy yung babago ng buhay ko. At this time ba nagawa na yung Amboy? January to ah. Gagi, bago pa magawa yung natapos. Pagkatapos yung Baby Blue, sa ako nasulat yung Amboy. Okay. Kumbaga, mas nauna pa yun sa lahat ng sinulat ko ngayon, yung Amboy. Mas parang yun talaga yung ano ko eh. Inaabala ko. Inaabala ko yun eh. Yung Choosy Sick na send mo sa akin to ah. Na send mo sa akin to before na-release mo to. Pinarinig mo sa akin. Sabi ko sa iyo noon parang medyo bago sa ito ah. Or naalala mo man sa Facebook mo na said kasi ano kasi nagumawa ng beat ganun. Tapos sabi ko ito yung ko naalala mo to men ah. Sabi ko you talk about love before nung album mo nung before tapos parang nag-transition ka to making medyo ano kasi yung Choosy is about making money ba? Mali ba? Lifestyle. Para sa akin lifestyle song yung Choosy. Lifestyle.
ano yun siya yung na-experience mo within the year of being with GHR. Pati yung sa Kartelen before na happy times. Pero, ewan ko, man, tayo na, yung choosy para sa akin, ano siya? Sobrang, ano niya? Unexpected. Ang dami niyang binuksang pinto sa akin. Ang dami rin nagalit. Alam mo yun? Pero okay lang, ganun talaga eh. Tayo na. Kasi may attention eh. People would say shit. People would say good. People would say shit. Diba? Pero sa tingin mo, how did it blow up, man? If I would ask you, how did it blow up? Hindi ko din alam eh. Talaga, hindi mo masabi hindi na. Ba't nakikita mo yung first 100,000? Wala, next 200,000? Walang ano yun. Walang paid promotion. Walang TikTok. Wala. Baga, trinip ko lang talaga yung kanta. Ayaw kami nga lang sumasang trip nun eh, sa studio eh. Baga, ano lang siya, tangin eh, MB nga, kita mo nga, hindi ko, di ba, hindi ko ginastusan. Ako lang nag-edit ng MB nun. Tayo na, baga, tinanong ko lang si Paul, maglabas kaya ako sa birthday ko. Sige, ikaw bahala. Nagulat ka ba dito sa lahat ng approach ng Choosy? Ano yung reaction mo dito, no, lalo na to, Mena? Yung kay Skastakli nakita ko. Ako nag-message agad ako sa'yo. What the fuck? Sabi ko, ano na yun? Damn. Tayo na. Para sa akin. Iba yun. Tapos, gagi. Sinasoundtrip ko na yun si Skastakli bago pa siya maging EXB. Oh, si Dogs pa lang. Meron pa. Yung dami mong alam. Ayan. May musically pa ako nun dati. Ano ba yun? Pag may alak, may balak. Nag-criminal ka rin ba? Kumbaga. Sa kanya ko nakita yung ano eh. Pwede pala yun. Kasi yung hip-hop dati, it's either ano eh, battle rap or yung gangsta rap eh. Yun lang siya eh. Tapos nung pumasok sa eksena, parang, damn, pwede pala yun. Yung mga club banger type. Wala Chris Brown ng Pinas, hell yeah, that's me. Diba? Eh, sound trip ko rin yung mga ganun eh. Parang nakarelate din ako in a way. Ano yun? Para sa akin. Sobrang laking honor nun. Manggagaling sa kanya. Tangay na, malupit ako, pero sino ba ako dun? Sino ba ako dun? Nasa ano na yun eh? Top ibang, five. Iba na yun eh. Ibang, Philippines type ibaga, shit na yun eh. Ito ako, ito siya eh. Diba? Partido, may pangalan ka na yan. Diba? Malayo pa rin. Malayo pa din. Kaya nung ano, na tangay na, hindi pa nga umaabot kay Skastakli, nawiwindang na ako sa mga yung mga taong mga ano. Reaction ng mga tao sa paligid. Damn. Kasi nung sinulat ko yun, gago, hindi ko talaga wala hindi talaga. Hindi mo inisip na this gonna be changed my life. This gonna change my life. Kasi yung inaano ko talaga nun, yung Amboy. Kasi, yan yung gusto mo ipromote na. Yun talaga. Parang sa akin nga, wrong timing yung bagsak ko nung Amboy. Talaga. Kasi, parang binigla ako siya. Pero okay lang. Within January lang lahat to sika. Alam mo, binapansin ko. Yun nga eh, di ba? Parang ang bilis ng mga nangyayari. So tingin mo, there is a better time for Amboy, mga February, March. There was a better time. Ganun. Pero okay lang, kumbaga. Matagal na rin kasi siya hinihintay ng mga tao eh. Lang yan. Ilabas mo na lang yung pinakamatid. Diba? Buhay pa naman si Sika eh. Kumbaga madami pang ano yan. Iyak sila at the inspiration is there, the drive is there, nakikita ko naman sige. Yan na ayoko lang din batiin, pero tayo na, na-excite ako sa mga pwedeng. Ako narinig ko na, banger. Kung kailan marilis to, sana marilis na yung kanta ni Siga para sabihin ko, banger talaga. Ayoko siya batiin eh, gusto ko. Yun nga, conserve ko yung energy ko. Ayokong batiin yung mga bagay, yung para sa akin darating, para sa akin. Hindi ko siya kailangan madalhin. Pero tayo na. Alam ko na yung kailangan kong gawin ngayon. Send out dun. Medyo patapos na tayo ah. Blitz questions ko na to. Gusto, hindi mo alam na ano. Pero, top 5 albums from the top, man. International or local, wala problema. Top 5 albums from the top of your head. Isaiah Rashad, yung ano. Anong album yun? Cartoons? Lasing na kasi ako eh. Yung may ano. Nakatalon siya na may cartoons. Sans Tirade. Okay. Tapos, Forest Hills Drive. Forest Hills Drive? Damn, you Jacob! Baka if you're reading this dyan, ha? Ayaw. Take it. Section 80. Okay, Kendrick. Tapos, ano ba? Ano yung album ni Joey Badass? All American Before, Badass. 1999? Before the Money? Pagkatapos. Ano, Divine Feminine? Mac Miller. Kita yung mga iba yun, Divine Feminine.
Walang influence. Lahat ng album ito in-influence ka naman. What you sound right now. Lahat yun in-incorporate ko sa style ko ngayon. Kung sino ako ngayon. Writing man o beat-wise. Lahat yun. Top 5 na gusto mo makatrabaho. Man. Local lang. Gusto mo makatrabaho. Siya siguro. Jay Durias. Tyro. Tyro? Up the Arma Down. Sino ba ba? Four of Spades. Sino ba? Last one. Sino kaya? Wala na, natupad na eh. Yung last one, ano na lang, abangan nyo na lang kung sino yun. Na-excite masyado yung sika. Basta yung last one, yun na yun. Napasok na yun. Sala ko na rin. Abangan nyo na lang. Last question ko na to, Sika. What's next for Sika and your message for the fans? Hindi ko alam eh. Para sa akin, naglalaro pa rin ako. Hinahanap ko pa rin yung ano. Simple ako. Sa ngayon, nasa process ulit ako ng pagbibuild. Nagbibuild pa rin ako, alam mo yun. Para sa akin, lumupit lang ako ngayon pero may masilulupit pa ako. Of course. Sa mga fans tayo na, yung mga day ones ko dyan, gago, balagbag kayo. Wala eh. Panis. Salamat sa lahat ng nanatili, naniwala, sumugal. Pag nakuha ko to, ayun na, lahat tayo makakain. God damn. Ayun na, totoo. Maraming salamat, Sika, sa oras na binigay. Ang dami ko natutunan sa'yo, man. I'm a fan of the members salamat. Kasi especially Sika kasi nagalingan naman talaga ako sa kanya. Alam niya yan, man. And sana ma-bless pa tayo ng more Sika songs and you already know. Yeah. This is Dial 7 for the artist, by the artist. Subscribe now, man, dito. Subscribe kayo sa YouTube channel ni Sika. Lalagay ko rin dito. Stream is music, man. Spotify, YouTube. At abangan nyo yung mga kailangan niya palabas na kanta, man. Excited tayo lahat para dyan. Thank you ng marami, Sika.